Dami kasing mga kabataan ngayon na hindi nila alam na napakaswerte nila. Correct. Ang dami nang kiko-comment sa video ko, ang totoong milyonaryo is hindi nagbablog. Na kayo gumagawa sa, dahil sa inyo eh. Kasi mga kabataan, may internet, may bahay, may pagkain, may baon. Tapos, nag-ML lang. Nagbubilos eh, no? Kung ano nalang ginagawa. Kumbaga, the best time to do businesses is bata ka pa lang. Yeah. Kasi wala kang responsibilidad. Diploma o diskarte? Yung iba kasi baka ayaw lang mag-aral. Sabihin, diskarte, dinidiskarte. Yan lang pala yung magulang, no? Memo lang na dropout. Oh, si ano nga eh. Si Mark Zuckerberg, college dropout eh. Harvard yun, tanga! Bupols ba ang mga kabataang Pinoy? Kaya mas inuuna pang pumarti at magdroga kesa kumita ng pera. Welcome to Timawa Podcast. Move to your next level from being mediocre to becoming the alpha of your life. Kung bago ka pa lang na nakikinig sa podcast namin, my name is Leo Ardina. And I'm Paolo Castro. In this podcast, we talk about men's self-improvement pagdating sa fitness and health, finance, business, relationship, and leadership. Yun, mga so, balita. What's up mga Timawa? Kamusta kayo? Yan. Anong update? Anong update sa inyo? Sa iyo ba, so, Pao? Anong update? Eto, so, ano na eh, December na eh, no? First shooting ba natin ito ng December? Yes. Oo, no, first shooting ng December. Medyo busy. Busy tayo ngayong December, so, daming events, daming ganap. Ganun talaga eh, no? Speaking of ganap, Merry Money Moves, December 15, lapit na yan. Ay, hindi pala, pag in-upload pala, tapos na. Tapos na ang Merry Money Moves, di bale. Next year, ano, dadalasan namin ang mga live events. Monthly events tayo next year. Abangan nyo yan, mga sob. Oo, oh, mga sob. Maliban doon, anong pinagkakabalahan mo? What keeps you busy? Actually, nitong nakaraan, sob, kakatapos lang ng aming 93 days program, no, na tinatawag na Empowered, wherein it's a leadership development program, no, na nagtutulong tayo sa mga leaders in different industries how to build a teal, exponential, soulful, and learning organization. Yan. So kakatapos lang, nag-graduation kami nung nakaraan sa Tagaytay. Shoutout sa lahat ng Empowered 7 batch. Shoutout po naman yung founder niyan. Shoutout nga pala sa founder ng Empowered Transformational, Coach Russ. Oh. Huson. Huwag daw life coach eh, no? Transformational daw. Transformational. Makasanay na tayo dyan. Naman. Ako naman, bang ganap sa akin. Puro ako learning lately. Bah, matenda ko kay Ale Cuenca, hey, Content Creation Masterclass mo. Playbook, Content Creation Playbook. Tama ba? Oh, shout out Ale Cuenca. Alam mo dahil pag-attend ko doon, 1.2 million views ako sa TikTok. Matik, no? Ano, ina-apply ko lang tong formula. Pinaka-solid na natutunan mo doon. Secret, attend kayo. So ano lang, isa lang para ano eh, para ma-entice nga sila. Okay. If you want to do content creation, kailangan i-consider mo. Hindi, yung munang ano, if you want to start content creation, yung iba kasi nagpe-pressure. Ano sasabihin ko? Oh, ano di topic alam ko? Di alam eh, no? Simulan mo doon sa gusto mong pag-usapan. Ano mga gusto mong pag-usapan? Okay. Kunyari tayo, we wanna talk about personal development. Yan pag-usapan natin kasi yun yung lagi nating inaaral eh. Correct, correct. Yan yung expertise natin eh, di ba? Or finance. Diba? Number two, hindi pwedeng sarili mo lang yung iniisip mo, yung gusto mong pag-usapan. Ang tanong, ano ba yung gusto rin pakinggan ng audience mo? Okay. Diba? And lastly, attend na sila. Ang dami na yan. Tap na, pangatlo. Pangatlo dito. Okay lang yan. Iko-consider mo rin pala yung platform. Oh, anong kaya, gagamitin mo? Eh, kasi iba-iba eh. Kunyari, TikTok. Iba platform. Magkakaiba ng Atari. Oo, iba-iba no? Audience dyan. Correct, Facebook. Correct. No? Kaya pala hindi ako sumisikat sa Instagram. Bakit? Pang-social. Pang-aesthetic yun sabi. Pang-aesthetic. Hindi yung bra, yung mga bagsakan ko, pang-Facebook, pang-TikTok. Ka pwedeng, kailangan kong ibahin yung approach correct. Ko. Di ka pwedeng nakakap dun. Kailangan parang galing David Salon. Di pwede na ako sombrero. Di pwede. So yun, matenda ko dun. Tapos syempre, success ko on RDR, shout out. Hey, no, solid na, yun ha.
solid yon. Napakadami ko ting learning doon from Boss Chingitan. Yeah. Yan. Shout Boss out. Kangkong Chips. Josh Moiga. Abangan nyo ang Frank, episode namin. Yeah. Frank Mendoza. Nandun. Solid din yung mga learning from solid, Frank. Solid. Abangan nyo guys yan ang mga lineup natin. Ang mga mag-guest. Yeah. Sa Timawa Podcast where we can learn from about paano ba tayo matutulungan ng mga kalalakihan. Oo. Paano ba tayo ma-empower at mas maging alpha of our own life. Diba? Grabe sob no. Imaginein mo. Dati tayo-tayo lang nag-uusap-usap eh no. Correct. Ngayon nang naka-line up, Chingitan. Yeah. Frank Mendoza, 'di ba? Isa pang nagustuhan ko doon, ang daming ano, nag-subscribe nga ako, boss. Ah. May in-offer doon si Sob Chingitan ng mga courses, solid yan, online solid course yan. Na talagang sobrang makakatulong solid yan. When it comes to your learning. Kasi ngayon guys, for me ha, hindi na lang ngayon diploma or education sa school ang makakatulong sa iyo. Kasi growing up, ano yun? Growing up, parang yun yung kailangan natin eh, no? Correct, correct. Para makakuha ka ng magandang trabaho, di ba? Pero ngayon, di na eh. Marami nang nakukuhang learning from outside the school, no? Isa na nga dito, yung mga courses na yan, mga online course, na marami kang matututunan. Kahit anong gusto matutunan, actually, may mga available na online course for that. Actually, guys, abangan next year, nyo. Abangan nyo, maglalabas kami ng mga online course para sa mga hindi maka... Timawa Podcast courses. Correct. Ayan. Tanong nga rin natin sila, anong gusto nyo matutunan? If ever, hindi pala if ever, magre-release talaga kami ng courses next year. Ano yung mga gusto nyong matutunan sa amin? Comment nyo naman. Yan. Gagawan natin ang course yan. Oo, kaya sumali kayo sa community namin, no? Men's self-improvement. I-comment nyo doon. I-post nyo doon, di ba? Correct, correct. And speaking of courses. Yan na. Sumaswabi na yung mga ano natin. Siyempre. Mga transition siyempre, natin. Siyempre. Pinapractice natin practice yan. Practice speaking yan. Of courses, guys, very exciting tong episode natin for today because we invited someone who's expert no pagdating sa mga online courses na ganyan. Correct. And actually made millions and millions of pesos in revenue nang dahil sa pagbebenta ng mga online course. And itong taong to talaga namang napaka-solid nito, napaka-bata, pero napaka-yaman, napaka-successful. He actually owned More than 10 businesses. No, isa na nga rito yung mga online courses. Yeah. Meron siyang media company. Media company. Yeah. So, syempre, gusto nating matuto from this person para ma-apply din natin no sa ginagawa natin kasi feeling ko aligned eh. Aligned itong career natin, itong ginagawa natin sa ginagawa niya. Sino pa nga ba to? Walang iba kundi si Franklin Miano. No, Frank Miano, the Lazy Genius podcast host. Yes. Si Franklin Miano, he's also the founder of MSB Academy. Yeah, so napakabata, parang 23 years old ba? Bagets pa to. Sobra ako, nakikinig ako ng podcast talaga niya, Lazy Genius Podcast. Mm. Kasi, yeah, dami ko rin natututunan talaga from mga guests niya. Oo, solid din ha. Correct. So, excited kaming matuto from him later. Di ba ikaw na-interview ka na niya? Yes, no? Ako ang first guest sa Lazy Genius Podcast. Maganda ka palang buhay naman. Ba, siyempre. Chinese to eh. So, anong pag-uusapan natin sa episode ito, Sobao? Posible nga ba na kumita ng million-million kahit bata ka pa lang? Oo, oh, ano kasi itong taong to parang 19 years old yata to, 20. Millionaire na. Oo. Correct. Sobrang successful na. And spoiler alert, may mga nakita ko interview niya before na parang nagsimula lang siya dahil sa isang sapatos. Oo. Na binay and sell niya. Nag-buy and sell ng shoes, correct. Oo, so exciting yan. Gusto ko yung matutunan. Ngayon, kung sakali ang sagot niya ay posible, sure naman ako posible kasi positive itong Timawa Podcast, positive tayo dito. Positive yan. Hindi mga failure yung mga pinag-uusapan dito, di ba? Success yan. Oo. Now, ngayon, kung posible yan, ano-ano naman yung mga paraan para kumita ang mga kabataan ngayong 2024? Bah, malalaman nila dito. Kasi New Year na eh. Di ba? Ano-ano nga ba yung ways para kumita ngayong 2024 kahit bata ka pa lang? Yan. Diba? At mga sob, pag-usapan na rin natin
Bopols ba ang mga kabataang Pinoy kaya mas inuuna pang pumarti at magdroga kesa kumita ng pera? Yun. No, baka kung may mga bata kasi si Kang Kong Chip, si Josh Mojica, si Franklin Miano, bakit may mga taong kabataan, mga teenager pa lang, kaya nang kumita ng pera? Bakit yung iba? Ano kung ano-ano inaatupag? Ang malupit diyan, so. Pabigat pa sa magulang. Yun. Diyos ko po. Pabigat pa, no? Graduate na, nakikitira pa din. Di ba? Okay lang naman, no? Sa simula, pero hanggang ano na lang, responsibilidad sa'yo ng magulang mo, mapagtapos ka after na, dapat bumabawi ka na eh. Dapat. Di ba? May sarili ka ng galaw eh. Di ba? Lalo na kung kalalakihan. Diba? Dapat meron ka ng sariling moves. No, may bayag ka na. Pwede ba yung bayag dito sa podcast? Itlog, itlog. May itlog ka na. Gotleb, gotleb. No? Para tumayo sa sarili mong paa. Correct, correct. Diba? So, exciting. Yan ang mga pag-uusapan natin. No, malapit na kami. Actually, itong ano namin, tinitira namin ni Sobpao. Sabi ko kasi ni Sobpao, magkalapit lang yung bahay namin. Oh. Tapos, medyo malapit lang din sa atin si Franklin. As in like, 20-minute drive. So, we're Cavite represent. Way. Yes, no? Etibak. Etibak represent tong guest natin ngayon, si Franklin Miano. No? I'm sure excited na kayo, mga Sob. Pero bago tayo pumunta sa episode natin, panoorin nyo muna tong video na to. Aside sa pagiging host ng Timawa Podcast, our main source of income is being an investment consultant in the finance industry. Kung gusto mo ng side hustle at maging part ng organization namin, click the link in the bio of our TikTok profile at mag-register sa career opportunity and side hustle. We are excited to see you and become part of our organization. Eto na. Ayan na. Hello mga Lodi. Yay. Ayan. Ganito pala ng setup dito. Ayan o. Welcome, D. Franklin. Hello. Miano. Hello. Idol. Welcome. Ayos, malapit lang. Malapit lang to eh. Malapit lang. Kalapit lang tayo, 20 minutes drive. Ayun, ayun ang gusto ko. Yeah, kumusta? Napakaganda naman ang bahay mo. So, uy, solid ah. Kailan pa kayo lumipat dito? Noong ano? Tagal kasi magawa nito, yung mga isang taon din eh. So, nung August lang na nakalipat kami dyan. Dito rin yung mga podcast mo, no? Dito kayo nag-shoot? Oo, dito din. Dito din sila. Balita ko nga, napakasarap daw ng food trip pagkatapos ng podcast. Uy, solid yan. Solid yan. Balita ko, balitang-balita kay ano, kay Paolo. Si Chef. Solid ang food trip. Kapitain ka ba talaga, Sob? Or Taga-Kaintarizal talaga. Oo, taga-Kaintarizal talaga ako lumaki. Tapos, lumipat lang ako dito sa Cavite mga 5 years ago. Kasi, okay. Dito ko na-meet yung partner ko. Ah, siya ang Cavite niya? Yes, dito siya. Siyempre, Kaintar. Layo. Layo yan. Layo. Coast to coast yan. Oo. Pero Calabarzon pa rin. Malayo lang. Malayo. Pero siyempre, pandemic pa nun eh. Dito ako nagpa-lockdown eh. Ah, dito? Oo. Nagkunwarian lang ako na ano. Ma, na-lockdown ako sa Cavite pero gusto ko talaga magpa-lockdown sa kanila nun. Sinadya. Sinadya eh. Sabi kasi ng government, parang 12 a.m. mag-ECQ na. Oo. Sabi ko, naku po, di na ako makakapuntang Cavite nito. Lockdown ng ilang months. Sabi ko, sige. Sabi ko, punta ako dyan. Ganyan. Pagdating ng 12, nabalitaan ang nanay ng partner ko na na-lockdown. Sabi lockdown ko, na. Ala, tita, anong gagawin ko? sabi naman na stay daw muna ako doon habang lockdown. Sabi ko, ayso ah. Ayos, ang diskarte. Mindset lang. Diskarte lang naman. Kesa mga LDR eh, no? Oo. Mayroon LDR. Correct. So, ilan taon ka na ba ngayon, Sob? Marami na kasabihin, mga nasa 30 daw ako. Nakita ko yung mga comments eh. Talaga? Baka stress lang. 23. Grabe, yes, no? Very young. To, pare. Yung wife mo, wife ba, tama? Kasal ka na? Hindi pa kasal, pero soon to be, malapit na. Yeah. Siya, ilan taon na? Mas matanda siya. 24 siya. Pero ano na kayo niyan? Yung long-term relationship na ba yan? Yes, oo.
Oo. Nakilala ko ata siya, kaka 19 ko lang ata. Ah, kasalan na nga ito. Tagal na, no? Oo. So, sige, ano muna tayo, Sob? Ano, point A check muna tayo, no? Para sa mga hindi nakakilala sa'yo, wala pang napanood na interview mo. Mm. Paano ka ba nagsimula? Ikaw ba, galing ka ba sa mayamang pamilya, average, or rags to riches ka ba? Oh, okay. Teka lang, first time mo ba na-interview sa podcast o na-interview ka na dati? Na-interview naman, pero... Baka hindi ka sanay-sanay ka, ikaw nag-i-interview first, eh. First time kong ano yun, sumakay sa kotse ako nag-interview. Malupit na eh, malupit na setup eh. Ang galing eh. Hello. Galing. So ikaw, growing up, ikaw ba ay sanggaling pamilya? Hmm. Sa mga hindi pa na nakakilala sa akin, baka nanonood lang kayo, bakit meron tong batang ini-interview na ba meron dito sa mukhaan na to? Siguro napapanood nyo na ako sa social media, more yan. Likely nakilala ako sa mga nagtatanong sa mga tao na diploma o diskarte. Ah. Yara. Marami ng mga nabash, marami ng na-cancel, at marami na nangyari. Pati kilala ako as a nag-offer ng type of business na MSB. Pero yun nga, sa mga hindi pa nakakilala dyan, kukwento ko yung talambuhay ko. Okay. Yeah. Malalim, no? Malalim. Talambuhay. Siguro, pinanganak ako ng may nanay at tatay. Siyempre. Mahirap yun kung wala, no? Oo. Oh, tatay ko is abogado. Oh, okay. Mother ko is a housewife. Anim kami magkakapatid. Okay. Pangilan ka? Pangalawa sa huli. Okay. At yung doon ako nakatira sa Kainta for a very, very long time. Hanggang 20 years old. So, sa mga nagtatanong, bakit pa ako naging negosyante kung abogado naman yung tatay ko? Siyempre, kapag abogado tatay mo, abogado diba? Ka din. Rich dapat. Kid yan, pare. Alam mo, pag sinasabi ko abogado tatay ko, grabe, talagang kinakaibigan talaga ako. Akala nila na baka namin kong pera. Oo, at saka pangyarihan. Oo, akala nila. Pero yung totoo talaga, pag abogado at Ilocano, that's the formula for a kuripot. Oo nga, pag Ilocano, sabi nga daw nila yan. No? Wala naman dugong Chinese. Wala naman. Palalo na, so sobra na yun. Wala naman. Marami nagsasabi na mukha daw ang Chinese, pero mukha lang akong Korean. Opa. Pero yun nga, doon sa yung tatay ko is... hindi pala kami ini-spoil nung bata ko. Kasi parang na-realize ko na habang bata pa lang kami na ang pera hindi lang hingi-hingi. Okay. Pero na-realize ko, tama rin naman ang ginawa niya. Kasi naisip ko, bakit hindi niya ako ini-spoil kung may pera naman siya? And na-realize ko, matanda na rin kasi siya. Okay. Basta ako bata pa lang. Ako ay 23 siya, ay nasa na 80. 80 na siya ngayon? Oo. Okay. So, nung pinanganak ako, matanda na din siya noon. 57 na siya noon? Oo, mga ganon. Pa-senior na, no? Oo. So, anong nangyari, baka siguro naghanap siya ng way para tumayo ako sa sarili kong paa kung mawala man lang siya sa mundo na to. Diba? Paano kung nawala siya? Siya pa naman yung breadwinner at lahat kami nga. Correct. So, lahat kami, correct. Mga magkakapatid, hindi kami talaga in-spoil. Talagang tipid. As fuck talaga. Pwede ba magkuro dito? Oo, pwede. Kahit ano, pwede dito. So yun, yung baong ko, umabot ng 50, 100. Oy. Pinamataas na yun, 100. Pero lahat pa nun, labas, wala pa akong baon. Like, wala akong baon na pagkain. Like doon, pagkakasyain ko. Pamasahe pa? Lahat, andun na. Kumbaga, bahala ka na. Kung anong gagawin mo, no? Kung gusto mo mag-computer shop. Magutom ka muna ng isang beses. Kaya ang hirap mag-Dota dati. Mahirapan eh. Kasi saktuhan lang eh. Oo, naingit nga ako sa mga kaklase ko pag sinasabi nilang, Kuya, open time ako. Uy, puta ka na sa mga open time sa computer shop. Solid ikaw, yun, no? Extend lang 15 minutes. Saan? Extend 15 minutes pa CR muna tapos bigla nawala. Tumakbo na? Tumakbo. Doon ako naingit sa mga kaklase ko. Sabi ko, dami nilang pera, dami nilang dami nilang baon, sabi ko, sana all ganito yung buhay. Ganito yung buhay. Walang pahirapan, walang tipiran, sabi ko, sana all. So, lumapit ako sa tatay ko. Humingi ako sa kanya ng 50 pesos.
pang ano lang, you know, nagsinungaling pangako dun para sa project. Pero binigay lang sa akin 50 centavos. Okay. Tapos pinilit niya talaga sa akin 50 pesos yan. Sabi ko, wala akong pag-asa talaga dito. Ayaw talaga. Sabi ko, mawala talaga akong paraan. Doon nag-start yung entrepreneurial journey ko nung 12 years old ako. Aba? Oh, bata pa. Oh, eh. Talagang pinamulat talaga ako na mag-ano ka, mag-seryoso ka, parang ganun. Huwag ka lagi umasa sa akin, huwag ka puro hingi. Pero during that time, alam mong may pera naman siya o alam ang thinking mo mahirap ang buhay? Hindi, alam ko may pera siya. Okay. Kasi meron nga kaming meron kaming resort sa Pangasinan. May malaking bahay doon. Siyempre, abogado, matik na yun. Correct. Alam ko talaga may pera yan. Alam ko may pera. Minsan umuwi sa bahay, ang daming dalang bodyguard, daming dalang convoy. Sabi ko, big time to, alam ko. Pero bakit 50 centavos? Yung sabi ko, ayoko na umasa. Ang hirap din nun eh. No? Dumating din naman tayo sa point na puro tayo hingi. Correct. Or naging dependent sa mga magulang. Correct. Ang nanay mo naman, housewife. Yes, housewife. Okay. Ang kagandaan naman, sa nanay ko at sa tatay ko, hindi nila ako binigyan ng pera pang gastos lang. Kaya ako paghirapan. Okay. Okay. Gusto ko. So, nung nagiging entrepreneur ako ng mga nasa 12 years old or 13 years old, is doon ako nagbebenta ng kung ano-ano. Maraming mga ano, kunyari mga online na benta. For example, magbenta ka ng cover photo or magbenta ka ng kung ano-ano. Kung ano pwede lang mabenta. Kumikita naman ako. Pero nung pagdating ko ng 14 to 15, doon ko natuklasan yung e-commerce. Oh, okay. So, yung pinaka parang first breakthrough ko sa buhay, parang gano'n. Okay, parang okay. From kita ka lang ng 1 to 2K a month, doon ako kumita ng, ay, pwede pala ako kumita ng 20K a month dito. Malaki-laki din. Isipin mo, 14 ka, 20K a month, malaking bagay na yun. Talagang literal open time ka sa computer shop. Correct. Di ba? Order ka pa ng pansit canton. No? With egg pan. With egg. Dalawang itlog. With egg yan. Grabe, yun yung why mo, no? Yun yung why, no? Ba't mo ito ginagawa? Para early open time, open time ako sa computer. Open time. Dota tayo magdamag. So, okay. Yun na nangyari, no? Sabi ko, okay, yung sa e-commerce na yun, ilang beses ko na ito nakuwento eh. Yung sa e-commerce is, basta, long story short, nagbenta ko ng mga shoes, damit, t-shirt, lahat ng mga pang-basketball, like arm sleeve, mga ganon. Saan ka nakakuha ng puhunan dyan? Rolyo lang. For example, meron akong nakitang sapatos worth 1K, benta ko online 2K, so meron akong 1K na tubo, so yun yung unang puhunan ko, tas rolyo lang ulit pa ulit. Ikot-ikot lang. Oo, oh, ikot-ikot lang. Habang estudyante ka pa. Oh, habang okay. Ano yun eh, pauwi naman yun ng bahay eh. Pag umuwi ako sa bahay, nadadaanan ko yung bilihan ng mga sapatos, t-shirt, hoodie ng mga pang-basketball. So yun na nga, nagbenta nga ako hanggang yun, natuklasan ko, paano ba bang magbenta ng tama? Kasi nakakabenta nga ako, pero lagi ako nagma-my day, lagi ako nagpo-post sa mga group, lagi ako nagpo-post sa Facebook, pas tinatag ko pa yung buong angkan ko. Oh, diba, ganun yung dati, diba? Correct, correct. Magbenta, diba? Correct, ganun dati. Ko, wala na akong customer. Saan ako kukuha ng customer nito ulit? Ano na, baka maghirap na ako dito. So, nag-search ako sa YouTube, how to sell products online. Okay. Basta ang daming lumabas, e-commerce. Sige, ano ba itong e-commerce na to? Parang ang lalim naman pakinggan. Parang algebra sa sa tinga ko. So yun na nga, pinanood ko. Long story short, simple na naman pala. Pag inintindi mo siya. Okay. Ano lang siya, gagawa ka lang ng website, tapos doon ka magbebenta. So paano ka maghanap ng customers? Doon ko natuto kung paano yun nga, mag-Facebook ads, mag-influencer marketing, affiliate marketing, mga commission-based and etc. Doon ko natuto lahat. Tapos doon ako nag-start na mag-build ng store doon sa mga pang-basketball ko. Okay. Ng mga sapatos, t-shirts, hoodies, yung tawag dito,
yung Mamba, yung ganun, may snake-snake pa. Tapos ano pa ba yung kay KD? Basta puro pang basketball. Yan. Yung Easy Money Sniper ba yun? Nakalala nyo ba yun? Sikat na sikat dati yun. Bestseller ko yun. Sikat na sikat dati yun. Oh, yung Easy Money Sniper yun. Grabe yun. Ang dami kong benta nun. So yun na nga. Mga ilang taong ka nyan? 15? 15. Oh, puti, grabe. 15 no? ako nun. Kasi nung una nagbebenta lang kasi ako, 'di ba, sa Facebook lang. Tapos yung second option ko noon is magbenta sa mga liga. Mm-hmm. Eh kaso pinaalis ako. Pinaalis ka? Pinaalis ako sa court. Bakit? Isipin mo merong batang may dala-dala ng daming bag, daming t-shirt. Tapos sir, gusto niyo, sir? Nagbibenta talaga. Literal, wala na akong choice. May stock na ako sa bahay eh. Kumbaga magiging dead stock na siya kapag hindi ko binente. Sige, anong way na para i-dispose ko to? Minsan nga nagbenta, gusto kong ibenta kahit palugi ako. Para lang mawala na yung stock. Lang. Para lang bumalik sa akin yung capital. Mm-hmm. At magbenta na ng ibang gamit. Mm-hmm. Pero sabi ko sa puso ko, ay hindi, mabenta to. Daming addict dyan sa basketball. Kaya nga eh. Grabe. Tapos yun na nga. Yun na, natuklas ako ng e-commerce, nakabenta ako. At yung bandang 15 to 16, doon ko na-hit yung first million ko na net income. Okay. Wow. Pero matagal yun. Grabe yun. Mga siguro 1 year nga, 15 to 16 yun eh. 1 year ko yun talagang pinaghirapan. Pero kung isipin mo, 16 ka, may 1M ka, laking bagay na nun. Oo naman. Pucha, diba? Hindi lahat nakakagawa niyan. Kung 16 ako, Dota lang ako eh. Oo, ako basketball lang eh. Dota 1 pa yon, Dota 1 uso. Ay oo, Dota 1. Tapos ano no, hindi ka makapasok sa arena. No? Pas auto-clicker, no? Tsaka ano, Ragnarok, yung uso nung mga 16 ako, 15. Auto-clicker para makasali sa PLDT Room 1. Diba? Oo, oh, yun dyan. Grabe yun. Pero yun na nga, nakapag-open time na ako. Nakabili na ako ng mga gusto ko. Pero hindi alam na mga magulang ko. Na ganun kalaki kinikita mo? Oo. Na ganun kalaki kinikita ko. Okay. Kasi, wala nang baon eh. 100 pa rin yun. Oh. Pero syempre, 100 times 10 days, isang sapato sa din yun. Correct. Pakulyo ko na naman. Tama. Correct, diba? Correct. Pero pa rin yun, kaya hindi ko sinasabi. Mm-hmm. So, pagdating ng mga 17... Teka lang, ano yung mga stock mo, saan mo ininilalagay? Mga gamit, cash lang sa kwarto mo, ganun? Hindi. Sa bahay ng kaklase ko. Okay. Pas nagbabayad lang ako sa kanya ng storage fee. Aba, ayos ah. No? Diba? Mindset, no? Ayos. Business yan, mindset. Yan. Dalawa sila magkaibigan ko eh. Shoutout sa inyo ko na. Shoutout. Pero yun nga, na pagdating ng 16 to 17, first million, tapos pagdating ko ng 18, broke na naman ako. Bakit? Huh? Bakit? Nakailang pansit canton ako pa. Joke lang. Pero nagano ako. Alam mo naman eh, pag 17 ka, kasang dami mong kwarta. Gastos. Grabe talaga. Lustay. Oo. Saan? Anong mga guilty pleasures mo? Mostly, pagkain, gamit, gadgets. Mm. Talagang in-all out ko sa mga hindi ko naman talaga kailangan. Mm. Oh. Talagang grabe. Pati... yung mga rare stock na mga sikat kasi yung dati yung ano yung ano ba yung mga sapatos na to yung KD5 KD oh tapos ano pa yung isa yung may SpongeBob pa Kyrie Kyrie yung mga SpongeBob yun binibili ko mga rare stock kasi yun eh doon naubos yung mga pera ko. Kahit mahal, binibili mo kasi limited edition yung mga yun eh. Tapos gagamitin mo, hindi mo binibenta. Oo, ginagamit ko. Okay. Parang alam mo naman kasi, di ba sabi ko sa inyo, nagbabasketball ako dati. Siyempre, kapag nagbabasketball ka, tapos... bago sapatos mo lagi. Oo, hindi lang yun. Siyempre, pag may single ka, may mga nanonood. Tanga na, kompleto ako niyan. Arm sleeve, leg sleeve, bagong KD shoes, lakad varsity. Lakad varsity ka dyan. Lahat na. Talagang in-all out ko na. Tapos labas ng bagong iPhone 5. Ayun na, mas kaliwa. Samsung 6S, yung Edge, first time yun eh. First time ganun eh. Tapos papakita ko, ako lang may Snapchat. Yung may face swap pa dati, diba? Talagang todo, ano ko nun eh. Splurge dahil sa kayabangan. Okay. Talagang wala akong pakialam sa mga, ano,
sa mga nagsasabi sa akin na magtipid ka, one day millionaire ka, ganyan ganyan. So yung kinita mo, hindi mo na siya ni-roll? Hindi mo na naisipang i-roll? Basta ako, may 1 million ako, busing ko to? Meron pa akong, yung 1 million net income, net na yun eh. So labas na yung capital doon. Oo, so meron mo roll pa rin. So meron pa akong pang-roll. Pero dumating sa point na masyado akong nakampante na busing ko na to kasi next month meron pa. Dumating sa point na humina, na sobrang hina. Ayun lang. Na talagang grabe, sabi ko. Pati yung capital na galaw mo na. Oo. Pati yung capital, galing na sinabi mo doon, pati yung capital ko. Pucha. Nagalaw ko na. So back to zero talaga ako. Siguro rolyo na naman ako dito, tigwa 100 na naman. Oo. So dumating na ako sa point na umutang na lang ako sa mama ko. Okay. Sigo, anong sinabi mo? Sabi ko, ma, bigyan mo ako ng 5,000 pesos. Bibili ako ng KD na bag. Okay. Ay, Kobe na bag. Di ata nyo na maalala. Pero yung Kobe na bag na kulay violet. Oo. Oh, na may logo niya. Diba? Alam ko yan. Oo. Sikat yan dati. Sikat sabi ko, na bibili sikat ako yan. Nun. In demand yan eh, dati, diba? Oo, sobra. So, sabi ko, bibili ako nun. Tapos, bibili ako ng 5 piraso or 3 piraso ata nun sa 5,000. Tapos, ibebenta ko siya. Tapos, kapag nabenta ko siya, babalik ko sa yung puhunan sa iyo. Tiwala ka lang. So, sawa ng Diyos, naniwala naman siya sa akin. Huh? Hindi alam ng tatay ko kasi galing sa pang-grocery namin yon. Sabi niya, oh, ito, 5,000. Pang-grocery natin to next month. So, sana bago mag-next month, babalik mo na yung puhunan. Patay ka dyan. Wala na kami makain pag wala ako makalik. Nakasalalay sa'yo ang grocery. Nakasalalay sa akin ang grocery. Sabi ko, sige, kaya yan. So, nakabili na nga ako. Inistak ko sa bahay. Wala pang 2 araw, ubos na agad. Oh, wow. Bilis ah. Kasi bago ako magbenta, bago ako bumili ng stock, naganap muna ako ng customer. Para safe zone. Sureball na. Sureball. Para kung walang may gusto, hindi na ako bibili. Oo nga. Diba? So, ending na tuklasan ko dati, you need to find the demand muna bago yung product. Okay. So, yun correct, na nga. Correct. Narolyo ko na paulit-ulit hanggang pagdating ng 19, dun na ako kumita. Hindi ko alam kung, dito net eh. Pero ang gross ko nun, di ko na-compute yung net nun. Pero ang gross ko nun, meron akong video nun at screenshot eh, na ang gross ko nun, 18 to 19 ako, is, 17 to 19. Mm-hmm. 17 to 19, ang naging gross ko nun, is nasa 35 to 40. Million? Oo. Gross? Gross yun ha, gross ha. Sabihin mo na lang in mga... In 2 years? Mm. 2 to 3, mga gano'n naman. Solid. Wow. E-commerce pa rin to ha? Oo. Sabihin mo na lang siguro mga 40% ang net mo doon. 30 to 40. Hindi. Lower? Less than that. Less than. Kahit nang laki pa din. Mga 10 million pa rin siguro. Pero di ko masabi kung magkano yung net kasi hindi ko naramdaman eh. Dahil ito na nga. Ito na nga cliffhanger, no. Cliffhanger 'yan. Kasi ito na nga. May nanonood kasi. Sikreto 'to. Sikreto ba? Ibiblip na lang natin. Basta malaki yung gross namin. Kaso yung naghahawak ng pera at accountant, basta may nangyaring something, basta di ko na lang ikukwento. Okay. Sensitive topic eh. Okay. Pero yun na nga nangyari. Mm. Pero yun yung naging gross namin, malaki-laki. Meron naman ako nahawak na multi-million na net. Pero di ko alam kung ilang million 'yon. Okay. Kasi paano eh, para kang binibigyan ng, kunyari, oh, next week 100K, next week 200K, next week 50K, hanggang mabuo yung pera. Oo. Okay. Kasi binibigay sa akin ni accountant. Okay. Yun. So, di ko siya na-compute kung magkano, pero alam ko multi-million din yun. So, hindi ka na-scam, error yun. May nangyaring error. Parang ganun. Hindi ko alam. Parang naskab eh. Hindi ko alam. Basta, parang okay. Tinakbo yung pera eh. Kasi laki nun eh. Imposible hindi mo maano yun. Huwag kang judge. Huwag kang mademanda ka niyan. Naisip ko lang. Huwag kang judge. Pero yung ano ko nun, sabihin nga natin kung naskab mo or hindi. Hmm. Pero syempre, sa mga, alam naman ang mga nag-e-commerce yan, may mga RTS. Get to seller. Tapos merong din mga
fake buyers. Fake buyers. Correct. At meron ding nag-order pero ubos na yung stock sa supplier. May mga cases na ganun. So, sabihin nga natin mga less than 15% yung mga net. Okay. So, yun na nga. Meron na ako multimillion. So, ngayon, nararamdaman ko na itong sa basketball na to, sa mga products na to, mabenta siya. Okay. Kasi yung niche na yun or yung market na yun is, anong tawag dito? Is talagang diehard. Correct. Para ka nagbenta ng CD ni Taylor Swift. Babalik at babalik sila doon eh. Anong product yan? Yung mga pang-basketball. Yun pa din. Pang-basketball pa din. Yung sinasabi ko nga, yung sa e-commerce ko. So doon ako nagsabi sa sarili ko na ayoko naman ilagay lahat ng income ko sa isa lang. Okay. So baka mamaya, pag ito nawala or kapag may nangyaring something sa NBA, sabihin natin na delete or what, di natin masasabi. Wala na. Hello, market. Wala na ang market. Gets. So, nung bandang 18 to 19, doon ako nag-start na mag-build ng other businesses na. Okay. Dito na dumating yung point, yung intro ko, na I own 10 businesses. Yeah. Okay. Ano ba yung mga 10 businesses mo na yan? Meron akong... Ito, isa-isayin ko na dito sa kwento na to. Sige, okay. So, dito sa mga businesses ko na to, dahil dun sa e-commerce na yun, meron na akong puhunan to build other businesses. Correct. Pero yung problem is, anong businesses? Mm-hmm. So, inuna ko muna, ano ba yung medyo kalapit sa basketball na market, pero hindi siya basketball market. Okay. Volleyball. And then, hindi na sports. Okay. So, nakita ko, yung mga binibenta ko, hindi naman yun pampagaling eh. Okay. Yung basketball eh. Pampaporman. Pampaesthetic na mga basketball. Correct. So, nag-isip ako, ano yung mga ibang aesthetic na hindi naman sa basketball? Okay. Galing. Isip ko, okay, so, pwede tayo mag-build ng clothing brand. Yeah. Oh, clothing. So, nag-clothing brand ako, Empire. Tapos, ang target market ko nun is yung mga tao dito. Lahat ng mga taong gustong tumulong. Empire, I want to build an empire of people na helping each other. Kahit saan mang bagay yan. Okay. At ang mission at vision nun, ng business na yun, is yung 30% ng net income nun is mapupunta sa mga charitable causes. Oh, wow. Nice. So, okay naman siya. Mabenta in everything. Sabi ko, okay, kumikita na to, next business na naman. Mm-hmm. So, dito na yung Phenomenon Apparel. Mm-hmm. Phenomenon Apparel is a trip store, online trip store. Kasi, yung college ako, maganda yung suot ko. Mm-hmm. Nabili ko kasi sa Taytay. Okay. Yung mga nagbabike sa gilid-gilid. Mm-hmm. Meron silang binibenta ng ukay na pang lalaki. Mm-hmm. Okay. Mga bomber jacket, windbreakers. Binibenta nila 50 to 100 pesos. Mura. Mm-hmm. Bumili ako, sinuot ko siya sa Benild. Mm. Siyempre, mga tao dun, mga konyo. Mm. Okay. Hey, bro. What are you wearing? Hey. Bro, I, you know, Nike, Adidas, hey. You know. If you know, you know. If you know, you know. Okay. So, yun na nga. Tinanong niya sa akin na, how much is that? Ganyan. Mm-hmm. Sabi ko, nabili ko ng 100. Okay. Pag 1K binenta ko, meron ako 900. Laki nun. So, meron akong 900. Okay. So, 9 na pieces na bagong damit. Mm-hmm. Sige. So, sinabi ko sa kanya, bro, if you want to buy this, 1.5. Pinasan pa. Oo. Binili niya. Okay. So, bumili ako ng bagong damit na magagamit ko ulit. Pas yung natirang pera, isin yung pinang-rolyo ko na. Mm-hmm. Okay. Pinang-rolyo ko na ulit. So, doon na rumolyo hanggang gumawa na ako ng e-commerce store, mm-hmm. gumawa na ako ng mga influencer marketing and everything, mm-hmm. branding and etc. Tapos, malaki din ang kinikita ko doon. Okay. So, kumbaga, yung buong warehouse ko, punong-puno ng damit. Mm-hmm. Pero sobrang sakit sa ulo kasi sobrang matrabaho. Mm-hmm. Kasi kung bibilin mo
lalaban mo, paplansyahin mo, pipicturean mo, i-edit mo pa sa Photoshop, i-upload mo pa siya. Sino gumagawa niyan? Yung mga empleyado ko. Meron okay. akong empleyado noon. Empleyado ko noon dati, sampu pa lang noon eh. Kasi matrabaho, no? Madaming gagawin. Okay. Okay. Kumbaga, kung gusto kong maraming kita, kailangan ko maraming manpower. Eh, yung kapitbahay namin na washing machine, hindi kaya lahat. Okay. Ooh. So, yun na nga. Basta, in short, okay naman siya kumikita. Tapos, next business na naman. Okay. Next business na yun is, ano pa yung... So, aesthetics pa rin. So, ano pa yung pwede? So, meron nag-show ng ads sa Facebook ko na nagbebenta siya ng mga watches, mga jewelry, and etc. Okay. At syempre, sa mga nag-e-commerce dyan, alam nila yung Alibaba. Oo. Yeah. So, yung nakita ko, ang daming bumibili, in demand to ah. Tinignan ko yung community nila, solid. So, pinindot ko yung product. Tinignan ko magkano, 7,000, 10,000. Meron nga doon pinakamahal nila at 30,000 na watch. So, okay. In-screenshot ko siya. Hinanap ko siya sa Alibaba. Unang doon. Okay. Wala. Okay. Pero, nag-search naman ako at nag-hire ako ng agent sa China at nag-search kami doon sa 1688.com. Another version siya ng Alibaba pero for Chinese manufacturers lang. Okay. So parang secret website, parang siyang black site. Para sa mga nag-e-commerce. Oo. Okay. Kumbaga nandun yung mas mura at mas maraming option. Kasi bawal ka magbenta ng mga counterfeit sa Alibaba eh. Pero doon mo makita lahat ng mga pwede mong mabentang malapit doon sa ano. Kasi yung sa kanila, binibenta nila para siyang roll. Para design niya Rolex. Okay. At yung ibang mga watches na sikat, pero brand nila. At nilagyan nila ng onting twist, nilagyan nila ng ibang kulay or gold or etc. Parang kamukha lang. Kamukha lang. Okay. Pero affordable. Ayun okay. yung goal nila. Pero yung quality? Maganda din. Ah, maganda rin. Oo, okay. Maganda din. So yun na nga, nag-ano na kami, nakita ko na synergy ko, yung 10,000 na product nila, ang cost talaga nun is nasa 1,500. Wow. Kasama na yung shipping doon papuntang Pilipinas. Okay. Laki ng tubo. Sabi ko, laki ng tubo. Laki. Oo. Sabi ko, kung kahit makahanap ako ng 3,000 na supplier, pero mas magandang quality, mas magandang unboxing, mas papabor sa akin. So, dumating na nga si Black Box Company. Black Box. Pangilan na to? Di ko mabilang. Pangatlo na ata. So, oh, e-commerce, thrift shop, tapos... E-commerce, yung Empire, Phenomenon, tapos Black Box. Na yan. So, yun na nga. Krinate ko na yung Black Box at yun, nagbebenta ko ng mga jewelry and etc. Pero yung tatlo, tuloy-tuloy pa rin tumatakbo, ha? Oo, oh, tuloy-tuloy pa rin. Okay, dagdag business na naman Oo, dagdag business. Okay. Kasi complementary product siya clothing brand at ng thrift shop. Correct. Accessories na to. Oo, so ang ginagawa ko, kapag nag-a-ads ako, ginagamit ko yung audience ko para ma-target ng ads ng Black Box. At least, meron na akong customers na likely to buy. Correct, correct. Gets mo. Kumbaga, meron ka ng warm audience kapag sa business standpoint. Yeah. Kumbaga, yun. Okay siya. Kumikita yung Black Box and everything. Tapos, ang next ko naman nun, sabi ko, puro na ako aesthetic. Okay. Hanap naman tayo ng iba. So, nag-isip kami ng cosmetic line. Cosmetic. Ako, sobrang nauso pa naman yan. Teka muna, Soba, para lang mas maintindihan ng mga ano natin, kung saan ka nang gagaling. During this time, you have already 4 businesses. Anong estimate mong ano nito, monthly income? Revenue, na kahit revenue. Revenue, malaki-laki. Revenue-wise, siguro mga 5M a month. Ano yun ha, revenue? Gross. Sa lahat na, sa lahat. Baka marosmar ako dito. Ulitin ko revenue, ha? Combined nung apat? Oo. Around, sabi mo mga around. Around, Around. Around 5M. Gross. Okay. Hindi ka pa rin nakontento? Hindi pa. Basta umabot ako ng 10 businesses para make it short na lang. Basta meron na akong restaurant, cosmetics, etc. Madami pa. Okay, sige. Oh. If you want to learn more how to manage your finances well and start investing to grow your money, punta ka lang sa aming TikTok channel at Timawa Podcast.
and then click the link in our bio, tap mo tong free financial and investment consultation, register to this form, and then wait for the call of our team para ma-schedule namin yung free consultation mo. Be more responsible with your finances with Timawa Podcast. Tapos ito yung pinakahuli. Ano yung huli? Yung pinakahuli, nagkaroon ng pandemic. 2020 na to. Isipin mo, walang LBC. Okay. Walang JNT. Hindi ka makapag-import kasi sa customs. Okay. Galing pang China, nandun yung virus. So wala din. Trip shop, mga ukay-ukay, sinara kasi transferable daw sa clothes. Oo nga. So lahat ang businesses ko, what the fuck? Patay. Sabi ko, sabi nila, don't put your eggs in one basket. Multiple basket na nga to, pero po tayo. Sa puro China lahat sa supplier. Sabi ko, alam niya, lahat bumagsak. Sabi ko, hindi yan. Ano lang naman yan, panakot lang yan. After, saglit lang yan. After 3 months, wala na yan. Correct. So, gastos pa rin. Sige, go, gastos, ganyan-ganyan. Inom, blah, blah, blah. Umabot, natinigdong ko yung account ko, 20K. Sabi ko, 20K na lang? Sabi ko, may renta pa ako. 20K na lang yung pera mo? Mm-mm. Nandito ka na nun sa Cavite, kasama mo na yung girlfriend mo. Di pa. Nandun pa ako sa Quinta. Okay. Doon, na-meet ko na siya noon. Okay. Na-meet niya ako, may pera. Okay. So, kinakabahan ako. Baka mamaya, pag nalaman niya wala na akong pera, iwanan ka? Iwanan na ako nito. Okay. Ina, shit. Ano nagagawin ko dito? Wala na akong negosyo. Alanganin pa ako sa relasyon na to. Gusto ko yung babaeng yun eh. Mm-hmm. E nangyari, wala na. Inamin ko na sa kanya, 2K na lang pera natin. Matay. Wala akong pambayad ng kuryente, pambayad ng renta. Wala na tayong pang-grocery. Oh, maintindihan kita kapag umuwi ka na sa inyo. Kasi pag nandito ka pa rin sa akin, mahihirapan ka. Puta nga, nakinilig ako nang sinabi niya, hindi, pareho tayo mahihirapan dito. Sige na nga. Buti na lang, may sumuporta sa akin. Oo. Sina nga, todo kayod na naman ako, back to zero na naman. Ay, malaking bagay yun, ha? Malaking bagay. Oo, malaking bagay. Shoutout sa'yo, shoutout mo! Shoutout sa'yo, Irish Emata. Legit talaga. Oo, legit yun. Malaking tulong yun kasi support system na ako yun eh. Correct. So yun na nga, nag-todo kayod kami, pero wala pa rin kami pambayad. Naghanap pa lang kami ng paraan nun. 3 months behind na kami sa renta. Mm-hmm. Tapos doon sa tubig na putulong kami, umabot pa sa point na umutang kami ng tubig. Hindi pala umutang, humihingi kami. Parang nagmamalimos kami ng tubig sa kapitbahay. Ay, grabe. Shucks. Kasi, sigo, kakatok ako. Dito, pinutulon po ako ng ano eh, ng Maynila din, nagbayad naman ako. Mm-hmm. Kaso wala po akong panligo, baka pwede pong pahingi ng tubig dyan sa may labas, 'di ba? May sa faucet, 'di ba? May faucet sa labas. Sige, pahingi na lang po, pero kapag ano, babayaran lang po kita ganyan. Say, kahit hindi magbayad ganyan ganyan. So in 2 months doon kami kumukuha ng tubig, panligo, pangkain. Dalawang buwan. Hindi naman nakahalata. Hindi nakahalata. Kasi bumili na ako ng malaking drum noon sa loob. Paggabi, pagtulog na sila, tahimik lang ako sa labas. pero binayaan ko naman sila sa huli. Okay. Baka iniisip na ng mga iba dyan na, ano, na inubusok yung kabait ng tao. Binayaan ko naman. Okay. So yun na nga, na dumating sa punsa ganun, tapos yung kinakain namin sobrang walang-wala, sa likod ng 7-Eleven kami bumibili kasi meron doon mga dilatang inaalikabok na super sale. Na ma-expire na, pero napakamura. Meron doon 7 pesos, 10 pesos na dilata na pwede na yun ng pang isang buong araw. Grabe. Kasi pwede yun. Tapos umuwi pa ako sa magulang ko. Hindi nila alam na nahihirapan ako. Nung umuwi lang ako sa kanila, sabi ko, mapinging pangbigas. Ano yan na sa'yo? Akala ko ba ang dami mo ng pera? Sabi ko, wala eh, ganun talaga eh, pandemic eh. Buti na lang, wala akong narinig sa kanya na, oh, ganyan. Alam mo yung dada? Na sinusumbat na, yan, paalis-alis ka sa bahay, akala mo, kaya mo na sarili mo. Walang ganun. Okay. All goods. Kaya sabi ko, supportive sila. Supportive kasi ko. Okay yan. Gusto ko nun. Binigyan na ako ng bigas, and then everything, okay na siya. So, lumipat na rin kami sa ibang bahay. Mm-hmm. Kasi yung renta ko sa Kainta, umabot ng 20,000 a month. Okay. Sabi ko, di natin talaga kaya to. 20,000.
kapag naghanap lang tayo ng renta na 6,000 to 8,000 a month, mas magaan. Yung natitirang 12,000, ito na yung pambayad ng lahat eh. Grocery, kuryente, tubig, no? Yeah. Kumbaga 20,000 a month, andayan mo na magagawa dun eh. So naghanap kami ng bahay na 7,000 to 8,000 pesos. Okay. Kaso wala talaga sa kainta sa Rizal. Walang wala. Dito lang sa Cavite. Oh. Dito kami nag-decide na magstay na doon na sa Pacifica Homes. Okay. Sa may malapit lang sa Lancaster. Okay. Ah, okay. 2,000 pa rin to, ha? 2,000. 2019. Ay, 2020. To 2020 pala. Oh, 2020. Pandemic. Pandemic na. So, yun na nga. Na lumipat na kami and everything. Kaso, sarado pa rin yung mga businesses. Nag-iisip kami anong pwedeng gawin. Anong pwedeng ibenta? Siya, ano, employed yung girlfriend mo niyan? Fiancé mo? Hindi, hindi, hindi. Ano? Nag-a-apply siya sa call center. Pero hindi siya natatanggap. So, nagdadalawang isip kami, ano lang gagawin natin? Ikaw pala, gumraduate ka ba ng college? Hindi. Hindi ako nag-graduate. Pero nag-college ka? Oo. Anong course mo? Marketing. Talagang hindi mo trip ang, ano, ano, ang college? Mamaya yan si diploma discarte. Explain ko yan. Explain ko yan. Okay, okay. Pero yun na nga, yun ang pandemic, nag-isip ako ng pwedeng ibenta. Buti na lang meron nag-chat sa akin na dating nag-e-commerce. Na nagsabi sa akin na nabalitaan ko na magaling ka daw sa ads. Sabi ko, magaling ako sa ads kasi maganda yung creative. Okay, Tinuruan ko siya ng libre. Pero sabi niya sa akin, ah, sino yung gumagawa ng creative mo? Sabi ko, ako. Sabi niya, ah, ikaw pala yung nag-edit? Sabi ko, oo, ako yung nag-edit. Bakit ulit pa-edit sa'yo? Sabi ko, sure, walang problema. Binigyan ako 5,000. Sabi ko, tangina ba eh. Makaka pure gold na tayo sa wakas. Service sige, na. Pure gold. Sige, sige. So ginawa ako. Nagustuhan. Sabi ko, recommend mo ng iba, bibigyan kita ng next discount sa'yo. Oh, mas nice. Yung nirecommend niya, paulit-ulit lang. Sabi ko, recommend mo, bibigyan kita ng discount. Parang ganun. Uh-huh. So paulit-ulit, ang dami na and everything. Kumikita na ako ng mga 10,000 to 15,000 a month. Okay. Mga ganun. Pero, ang liit ng kita. Sabi ko, pwede pala to. Services yung ibibenta mo. Hindi na product. Online, na. Wala kang pinapadala, wala kang JNT, wala kang supplier, wala kang China, everything nasa bahay ka lang. Sabi ko, sige. Yung editing ko hindi talaga maganda. Saan natuto niyan? YouTube lang. YouTube lang. Eh yung pag-ads, Facebook ads. YouTube lang din. Talaga YouTube lang lahat. YouTube okay, lang. Okay. Self-taught lang lahat, mga no? Mga saba, naririnig niya yan, ha? Puro YouTube lang lahat 'yan. By the way nga pala, nung sinabi pala sa akin na ako ba 'yung nag-edit. Yung totoo talaga, di talaga ako nag-edit noon. Sabi niya sa akin, ikaw ba 'yung nag-edit noon? Sabi ko, oo. Para lang may authority ka na ang galing mo. Para ganun. Pag sinabi ko yun, magpapagawa yan. Correct. Kasi pag sinabi ko, pinagawa ko sa empleyado ko, ah okay, sige, hanap ako ng empleyado ko, nagagawa din nun. Mm-hmm. Gets mo? Para may privilege sila na makipag-work sa akin. Gets mo? Mm-hmm. Sino nga, nung binigay sa akin yung project, wala akong kaalam-alam kung paano gawin to, doon ako nag-YouTube. Okay. Tapos, pasalamat sa Diyos, gumana yung ads niya at malaking ROI niya. Oh. So yun na nga, na-refer and everything ganyan habang ako nag-upskill ng skill ko and everything. Okay. Tapos dumating sa point na lahat ng siguro sa e-commerce group na bentahan ko na. Kasi saan ako magbebenta na itong skill ko. Doon dumating na yung sa Gen Z Cafe, yung restaurant ko, na yung kaibigan ko doon, sabi ko, anong ginagawa mo? Sabi ko, parang sap ang buhay mo. Pandemic eh. Anong trabaho ginagawa mo? Sabi niya, hinahire ako ng nanay ko sa online. Sabi ko, ano yun? May client ka? Sabi niya, may client daw siya, pero international. Sabi ko, okay, sige. Meron palang ganun. So, synergy ko pag-uwi. Paano maghanap ng clients online sa ibang bansa? Doon na nag-start na meron na akong nakuhang client sa ibang bansa na ang pay niya sa akin is nasa 50,000. Pesos, dollars? Pesos. Pesos. Per month? Per month. Okay. Ako yung nag-edit nun. Okay. Kaso putyoy-putyoy lang talaga. Aha. Dumating sa point na
na burnout na ako, kumita nga ako malaki. Oh. Kumikita ako mga nasa 50k to 100k a month na nun, or 100k plus pa minsan. Mm. Pag may bonuses na binibigay sa akin. Kaso after 3 months, di talaga ako pang empleyado. Oh. Grabe yung burnout. Sabi ko, okay, sana kung gusto kong ginagawa ko eh. Kaso hindi din. Kaso hindi din eh. Mm. Pero kailangan kong gawin eh, wala akong makakain eh. Oo. Oh. So dumating sa point na nakaipon na ako ng emergency funds ko, good for 1 year expenses na hindi ko na kailangan mag-work. Ang game plan ko nun, mag-ipon ng emergency funds for one year at maghanap ako ng way kung paano magbenta ulit ng product sa e-commerce. Yan. Gusto mo na naman bumalik. Gusto ko na bumalik. Oo, okay. Correct. So mag-quit na ako sa boss ko na yun. Sabi ko mag-quit na ako. Buti na lang may nag-chat sa akin, pre, meron ka bang ano, trabaho dyan? Okay. Sabi ko, wala akong trabaho dito. Ano bang skill mo? Baka matulungan kita. Inisip ko sana na i-recommend ko siya sa ano ko. Sa boss mo? Hindi sa boss ko. Sa mga ibang mga tao, sa mga e-commerce. Okay. Baka marunong siya mag-camera, et cetera. Kung ano ginagawa niya. Or gusto niya ng manpower na gawain. Mm. Sabi ko, ano bang kaya mo? Sabi niya, videographer ako sa school. Diba? Di mo maaalala. Pati nag-edit din ako. Sabi ko, okay, sige. Magkano ba gusto mong sahod kapag kapag i-recommend kita sa iba? Sabi niya, kahit ano lang, kahit 15,000. Mas naisip ko, yung sa client ko na umupgrade ng 100K, sabi ko, pag sa kanya ko pinagawa, ibig sabihin nun, 15 lang. Wala kang gagawin, may 85K ka. Oo, wala akong gagawin, may 85K ako. Sabi ko, talino na. Sige. Sabi ko sa kanya, gagawin kong 25,000 mabuti sa akin na ka lang. Mabuti ka. Maging loyal ka lang sa akin. Okay. Tinasang ko. So yun na nga, nag-stay pa rin ako sa boss ko. Lahat ang mga projects pinapagawa sa kanya. After 1 month, ay grabe, 75K, wala akong ginagawa. Parang ang sarap na negosyo to. Wala akong product, wala akong services, wala akong skill. Wala akong ginagawa. Wala, like literal parang nakatihaya ka lang. Sabi ko, okay, hanap pa ako ng another client. Mm-hmm. At bagong empleyado. Ginawa ko. Okay. Kumita na naman ako ng another 75. Okay. Tapos another client, another na naman. Sabi ko, nasarap na buhay, wala akong ginagawa. Oo. Sabi ko, ayoko na bumalik sa e-commerce. Tangin na niya. Dito na ako, bahala na kayo. So parang agency ka, parang gano'n. Oo, no? Tawag ko doon outsourcing business outsourcing. Or MSB. Okay. Doon na dumating sa point na nakikita mga nag-e-commerce na nag-i-story kasi ako eh. Ano nyo, laki na kinikita ko, may PayPal balance ko, laki, ganyan. Ang dami nag-chat sa akin, ano yan? Hanggang tinuruan ko ni mga kaibigan ko, kamag-anak ko, kapatid ko, kapatid ng wife ko and everything. Kumikita na sila. Tapos mayroong lumapit sa akin na gustong magpaturo pero di ko kakilala. Okay. Sabi ko, wala akong oras for now na magturo. Sabi niya, kahit magbayad ako sa iyo ng 40,000. Mm-hmm. Sabi ko, bakit mo magbayad ng 40,000? Sabi niya, well, if you do the math, 100,000 ang income for the 40,000 investment. At not yung 100,000 monthly pa yung papasok. Not bad na yun. Sa bagay. Sige, patulang ko na ito. 40,000 din naman yun. Sayang din naman. So yung tinuruan ko, kumita siya ng more than pa sa 100,000 na in-expect namin. Mm-hmm. So yun na nga, sabi ko, pwede to ah. Sige. So meron siyang ni-recommend na yung taong, yung nagbayad ng 40,000, nag-recommend siya. Nang isa pa? Nang isa sa akin. Okay. Na gusto mong magturo din. Oo, na magturo. Kumbaga parang coaching na. Aha. Sabi ko, okay. Kumita ulit ako paulit-ulit. Sabi ko, okay to ah. Pero, Ang trabaho. Ang trabaho. Ubus oras. Ang trabaho. Dumating sa point na ganto na lang, hindi lang isa-isa, batch na lang. Okay. By batch na. So dumating sa batch 1, batch 2, batch 3, batch 4, batch 5, batch 6, batch 7, batch 8, batch 9, batch 10. Sa batch 10, doon na nagkagulo. Bakit nagkagulo? Teka, anong year na to? 2021? Okay. Dito na nagkagulo. Kasi, if nagko-coaching ka, sa mga tao nagko-coaching dyan, kapag nagtuturo ka, valuable yung tinuturo mo. Pero sometimes, kada batch is inconsistent yung quality ng pagtuturo. Correct. Minsan,
kulang sa tulog. Minsan hype na hype ka. Minsan ang dami mo na nasasabi na ang lulupit. Minsan nasasabaw ka. Correct. Dumating sa point na batch 10, nasabaw talaga ako ng sobra. Okay. Nabubulol-bulol pa ako. Eh yun yung batch, yun yung pinakamarami nag-enroll sa akin dati. Sabi ko, ang dami nagpa-refund. Kasi meron ako money back guarantee kapag di ka na kumita. Okay. Hindi sila nagpa-money back dahil hindi sila kumita, dahil hindi nila nagustuhan yung turo ko. Okay. Sige, so dami kong pina-refund, ganyan-ganyan. Umabot na 3 million pesos yung pina-refund ko. Wow! Magkano singil mo niyan? 40k pa rin per tao? Hindi 40k. Malaki mura na. Lang. Ano lang, 4,000 lang. 4,000 lang? Oo. Pero sobrang daming enrollee. Oo, sobrang dami. Ah, daan-daan ang enrollee mo. Oo, so sabi ko, kaya nga, ang daming nadismaya. Kaya sabi ko, it's either itigil ko to or galingan ko pa. Uh-huh. Eh sabi ko sa sarili ko at sa wife ko na, pag ginalingan ko pa, ibig sabihin nun, habang buhay na ako magkaturo nito. Correct. Uh-huh. Wala na akong focus sa mga clients ko na ito. Lagi na lang may umaasa sa akin. Oo nga. Buti na lang, mayroon nag-chat sa akin na, Coach, huwag ka sana tumigil. Kahit ang gawin mo, mag-record ka na lang. Pero mag-record ka kung kailan hype na hype yung utak mo. Galing. Para lahat ang mga manonood doon, nang doon, Solid. Oo. So, after ng batch 10, nag-record ako. And for the 8 months ng paggagawa nun, ng course na yun, nilabas ko siya ng MSB 2.0 na. Kaya 2.0 ang tawag. E-course na yan. Online course na siya, no? Oo, online course na siya. At dumating na sa point na ang dami ko ng... Siyempre, tinasan ko yung presyo na 7,000. Mm-hmm. Pero sobrang dami pa rin nag-e-enroll sa akin. Up to this date, batch ano na ata ako, batch 46 na ako ngayon. Wow. Tapos every month... Bakit may batch pa rin? May batch, binabatch ko sila kasi para meron silang small community. Ah, okay. Diba? Community within the community. Ay, maganda. Oh, parang by group. So, yun ang ginawa ko at kumikita ako doon na malaki-laki din. 7,000 pesos per enrollee tapos 1,000 to 2,000 enrollees a day. Ay, a day, a month. Per batch. Yung, a month. A month. Yung pumapasok sa akin. Wow. Okay. So, tapos, ayun. Ah, yun pala. Yung 10 businesses ko na sinasabi ko kanina, hindi ko na binalikan. Okay. Simula nung natutunan mo tong ganito. Temporary close ko siya for now. Okay. Kasi nasasayangan din ako, may brand pa rin siya, may everything. Andun eh. May system, may website, and everything sayang eh. So naghahanap na lang ako ng magtatayong CEO. Magmamanage. Okay. Kumbaga makikipag-business partner ako sa kanya, pero siya nagagawa lahat. Siya tututok. Okay. Oo, ako lang magiging financier at taga-advise. Pero meron din pa rin siyang malaking cut. Okay. Parang di naman sa inyo yung brand. Correct. Kaysa mag-start ka from scratch. At least dito ako mag-start, may brand na. Yeah. Guess mo. So, yun. Kapag meron man nanonood dito na gusto, check yung mga 10 businesses ko. Ito na yun. Kung gusto nyo makapag-partner, sabi nyo lang sa akin. Solid yun. So, yun. Tapos ngayon, naging content creator na ako at happy na ako sa buhay na ito na 23. Yun, no? Grabe. Saba na kwento ng 10 businesses na yun, no? Solid yun. Ang lupit mo. Henyo ka talaga. Kaya pala, Lazy Genius podcast. Lazy Genius. Ngayon, nag-gets ko na kung bakit Lazy Genius, no? So, okay. Sa dalawang to, alin ngayon ang mas malaki kinikita mo? Itong courses o itong may mga kliyente ka? To be honest, yung courses talaga. Sa courses na ngayon? Oo, yung pinaka-main source. Pero yung pinaka-main focus ko, yung mismong mga clients ko. Mm. Pero galing yun, pag-iisipin mo yun, mas focus ka sa second source of income mo kaysa sa main. Kasi digital product na siya eh. Mm-hmm. Kapag may gustong bumili, automatic meron silang access. So wala ka nang poproblemahin. Correct. Gets mo? Mm. Ayun kagandahan. Pati may money back guarantee naman ako. Kapag hindi naman sila kumita within 30 days, balik naman lahat. Balik naman lahat ng pera sa kanila ulit. Okay. Ayun. Solid ah. Sobrang daming, I'm sure mga sob, marami kayong nakukuha. Natututunan sa Diploma Discarte. Kay Franklin, no? Diploma Discarte. Mamaya sasagutin natin yan. Kung Diploma Discarte. Pero ito, since nakikinig ako ha, favorite ko podcast mo, bro. Ay, thank you. Solid yan. Nakita ko doon, lagi mong tinatanong yung mga guests mo. No? Kaya gusto ko ibalik sa'yo itong tanong na to. Kinakabahan ako. Ano yan? Hindi, sa'yo ko nakuha to. Oo, sige. Magkano kinikita mo per month? Ay, po. Tera!
Gagamitin mo lang yung word na around. Okay. Around? Around. Mga around, magkano in revenue? Around. Hindi to revenue eh. Okay. Net na to kasi course to eh. Basta times na lang nila. Okay, sige. Times na lang nila. Pag-compute natin, ha? 7,000 times 1,500. 1,500 per month. Sa courses pa lang. Courses pa lang. Tapos dun sa clients ko, wala pa yun. Is, apat na client. Okay. Pero ang bayad sa akin gross is 1.5. Oh, around 1.5. Dudamat. Sa isang client, 1.5 gross. Shit, so sa lead, isang ha? Client. Oo, sa isang client. Ah, times 4. Apat na client. Oo. So 6M. Ooh, around. Gross. Around. Around. Around 6M ang gross. Around. Okay. Yung mga ganun. Grabe ka naman magsarap. Medyo pinawisan ako doon. Sa'yo ko nakuha. Sa'yo ko nakuha. Alam ko, naka-off yung aircon eh. Pero ba't nilalamig ako eh? Ah, ngayon. Ngayon, alam mo na pakaramdam ng mga gusto mo. Pag-inatanong mo. Tanga na kasi ni Rosmar eh. Sumunod-sunod lahat eh. Na, pero yun daw sikreto na. Sa'yo mo lang around, tas gross to. Around, gross to. Yun lang. So, eto. And curious ako, ano tsura ng araw mo? Anong routine mo? Sa isang kagaya mo, ano tsura niya? Ano, Oscar, gumigising, natutulog? What's the routine? Galing din ah. Binalik mo din sa akin tanong ah. Alam mo ba, bago ko kwento yun, ang dami kasi mga YouTubers na day in a life. Ang daming mga billionaire routines. Usong-uso yan. Matutulog ka habang nagbabasa. Nakabathtub ka, meron kang kandila. Alam mo ba, lahat yun trinay ko. Lahat yun. Magbasa, magbathtub na may kandila. Lahat, grabe. Gumising ng 4 a.m., 3 a.m. Grabe talaga, like, lahat trinay ko. Lahat. Pero ito na ngayong routine ko. Matutulog ako ng 6 a.m. 6 a.m.? Gigising ako ng 1 or 2 p.m. Okay. Tapos, ang ginagawa ko noon, pagigising ko ng 1 is trabaho hanggang 7 p.m. Okay. 7 or 7 to 9. Depende kung may gagawin pa. Tapos pagdating noon is medyo boring nga eh. Pero parang di ko alam ah. Kukwento lang ako. Pero yun ang routine ko eh. Parang kain, tulog, gising, trabaho. Yun. Pero totoo nga yung parang di ko naman totoo sinasabi. Totoo naman ang parang sinasabi nilang money buys happiness. Pero para sa akin, totoo, money buys happiness talaga. Tana, mas gusto ko nung umiyak sa isang kamaro kaysa sa isang gift. Correct. Diba? Pero, naiintindihan ko yung mga mayayaman ngayon na sinasabi ng money doesn't buy happiness kasi parang hindi na nakaka-thrill or fulfill yung ginagawa nila. Kasi nakamit na nila eh. Kasi, andun eh. Sa pagiging entrepreneur, we like the journey kaysa yung destination. Yeah. Correct. Correct. Diba? Correct. Gusto natin na naghanap tayo ng paraan, yung para grind. Ibenta, yung grind talaga. Yes. Pero pag nakamit mo na, ano na, what's next? What's next? Correct. Kaya pala, sila Ramon Ang, etc. Nakamit na nila lahat ng gusto nila eh. Puro purpose na yan. Puro purpose na ng ginagawa nila. Correct. And everything. Kaya ano na yung ginagawa ko ngayon? Yan. Ano na? Giving back na. Na more on giving back. Lahat ng kinikita ko sa social media, nilalagay ko sa charity. Sa Frank and Irish Miano Foundation. Wow. Doon. Pati kumuha ko ng isang business na i-release ko palang by siguro January or February na charity business pero malupit na business na para siyang potato corner pero mushroom pero lahat is makaka-benefit. Magkakaroon lahat ng mga walang trabaho ng trabaho, lahat ng mga homeless magkakaroon ng ng negosyo, lahat ng mga gusto magnegosyo sa mga sa malalayong lugar magkakaroon na kumbaga lahat ng 100% ng kinikita nun nirorolyo lang sa mga nangangailangan din. Kumbaga, puro purpose na lang yung ginagawa ko for today at more on gusto ko sana mag-travel. Yan. Kasi for the past 5 years puro ako grind. Program, 'di ba? Kasi sinabi ko nga sa iyo 'yun. Oh. 'Di ba? Parang 'di ba nag-open up kami ni Irish noon. Sabi mo mag-travel kayo ganyan. Trinay nga namin 'yun na enjoy. Pero demanding ba yung business mo ngayon sa time o hindi? Anytime kaya mo naman mag-travel? Sa akin,
hindi naman sa hindi ko kaya mag-travel now na busy ako. Mm-hmm. Marami lang, ewan ko lang ah, may mga kaming feeling ko lahat ng negosyante ganito. Lahat ng negosyante gusto mag-grind. Mm. Yeah. Burnout. Magka-travel. Tama. Sa travel na. Gusto mag-grind. Oh. Gusto mag-grind. Nagkatrabaho sa travel. Pag-uwi, mag-grind, burnout ulit. Gusto mag-travel, pahinga. Pero nung pahinga, nag-work pa rin. Kumbaga parang, parang, paano mag-travel? Work na lang ako dito. Kasi nakaka-addict kasi yung productivity, di ba? Eh, hindi ba online naman yan? So, location independent yan. Yes, pwede mo siyang gawin kahit nasa Shanghai ka, Korea, Japan. Oo. Meron lang kasing mga, alam mo naman, kapag may, meron kasi akong 50 na empleyado. Ito yung gusto ko sana ayusin, ito yung struggles ko right now is yung sistema. Yung system, wala pa akong, meron na akong COO at meron na akong mga managers, meron na akong 5 assistant na nag-handle sa akin sa mga ginagawa ko. Pero it's not enough. So pinag-aaralan ko ngayon at nakikipag-usap ako sa mga matataas na negosyo na na kung paano nila kinandel. Kahit umalis sila, goods pa rin yung empleyado nila na ginagawa yung trabaho nila na hindi ko na kailangan lagi i-recheck. Kasi nag-hire ako na taga-recheck, eh sila rin naman gumagawa ng kagaguhan. No, kung ano-ano. O kung ano-ano. Correct. Tapos nag-hire ako ng taga-recheck dun sa nag-re-recheck, pareho din naman sila. Oo, yan o. Correct. Hindi ako makauwi nito, hindi ako makatravel ito ng maayos. So yun ang ginagawa ko right now. Actually halos lahat ng mga business owner, kasi meron kaming program ngayon na tumutulong sa mga entrep at business owners. Lahat, mapa small, medium or large scale business, lahat yan ang problema. Yeah, totoo yun. Oo. Lalo na pagdating sa pag-handle ng employees. Yes. Akala ko nung una leverage lang eh, pero yung quality of people lang talagang kailangan eh. Yeah. So ano ngayon yung masasabi mo sa mga kinuwento mo sa amin or hindi baka hindi pa nakukwento? Ano yung masasabi mong pinaka rock bottom ng buhay mo? Pinaka rock bottom nga yung literal na nanghingi ng tubig. Nanghingi ng tubig, nanghingi ng bigas. Ang tindi noon. Grabe. Akala ko brown out ko lang mararanasan eh. Yung magpapaypay, may magpapaypay ka. Para makatulog. Naranasan ko yung for 3 weeks. Walang kuryente walang talaga. Walang kuryente talaga. Like, pinutulan talaga kami. Kasi yung utang namin, umabot kami ng 40,000 eh. Grabe, no? Sabi ko, wala tayong perang ganun. Pamaypay na lang talaga tayo. Intindi nun, brother. Sobra. Di, tsaka the fact na, naranasan mo na kasi yung masarap na buhay na kumikita ka na ng malalaki. Yes. Ang hirap ng transition. Bigla ibabagsak ng ganun. Hirap ng transition. Tayna. At saka laking mayaman, laking komportable. Oh, isa pa yun, di ba? Diba? Tapos biglang hirap. Ganun. Yeah. Kaya nga sinasabi ko sa mga kabataan, bumukod sila kagad na maga. Yes, sir. Kasi pag namulat sila doon, laki ng transition ng pagkakarakter mo. No? Ang layo, yung sagot mo na bills mo. Pagkain mo, iisipin mo na, ikot-put mo araw-araw. Bigla kang magmamature. Actually, yan yung lagi namin ina-advise sa mga listeners namin, sa mga tao namin, na umalis ka kasi bahay nyo, comfort zone yan eh. Yes, totoo. Kahit wala kang gawin, hindi ka nang papabayaan na magulang mo. May internet ka pa din, may pagkain ka pa din, di ba? Kahit buhay ka. Paala mo rin ka dyan sa inyo, pero subukan mong umalis, kundi ikot yung put mo, kumuha ng pera. Totoo, diba? Totoo. Dami kasing mga kabataan ngayon na hindi nila alam na napakaswerte nila. Correct. Na eh, tan na stress ako sa mga kabataan ngayon. Hindi ko lang alam ha. Kaya ako gumagawa ng content. Hindi para kumita. Kasi yung kinikita ko naman is nilalagay ko naman sa charity. Kumikita din naman ako million-million bago naging content creator. Ang dami nang kiko-comment sa video ko, ang totoong milyonaryo is hindi nagba-vlog. Kaya ako gumagawa dahil sa inyo eh. Para matulungan namin kayo. Dahil yung mga utang na ito, kasi ang goal ko talaga, maraming negosyante. Mas maraming negosyante, mas maraming magiging trabahante. Correct. Pag maraming trabahante, uunad ang Pilipinas. Gaganda ekonomiya. Plus, personal brand ko pa. Kumbaga, benefits all. Correct. Win-win correct. Situation. Correct. Kaya gumagawa ng content, na kasi mga kabataan, may internet, may bahay, may pagkain, may baon. Tapos,
nag-ML lang. Umilos eh, no? Kung ano lang ginagawa. Kumbaga, the best time to do businesses is bata ka pa lang. Yeah. Kasi wala kang responsibilidad. Yes. Correct. Sana, isipin mo, kapag binabayaran ka ng bahay, kuryente, may anak ka na, may asawa ka na, mas gusto mo pag gumawa ng online business, e-commerce, or restaurant, wala na. Ang dami mo nang i-consider eh. Tsaka yung mga, sabi natin, mga middle class, for sure susuporta kayo ng magulang nyo, iigay yung puhunan pang negosyo eh. Oo. Ang dami, napakalaki. You have the time, the energy, and the money. Correct. Kapag bata ka. Napaka, ano ba, parang meron na silang loto pero hindi nila ginagamit yung pinanalunan nila. Parang nakakaano. Kaya gumagawa ng content para mamulot yung mga kabataan ngayon na gumawa ka ng paraan. Well, meron nga sinasabi sa kanila na minsan ka lang maging bata, kailangan mong sulitin. I-enjoy. Kasi pag tumanda ka na, mamimiss mo ni kabataan mo. Well, totoo yun. Mm-hmm. Pero, isipin mo, sabihin natin 20 ka ngayon, 20 to 23 mag-grind ka. Kalimutan mo na lahat. Mag-grind ka lang. At least pag 24 mo, pag millionaire ka na, mas masaya ka. Oo. Correct. Diba? Kaysa maging masaya ka, tapos pagtanda mo, tsaka mahirap, no? Hindi, oo. Pati maging masaya ka nang wala kang pera, masaya ka nga. Pero ang pulutan mo, boy bawang. Oo. Ang diba? Alak mo, gin bulag. Ano ba? Oo. Mag-grind ka na ng for a short few years lang at okay na yun eh. Kasi internet naman eh. Dali lang maging milyonaryo eh. Ano lang, few years lang mag-grind ka. Kahit yung 2 years ng kabataan mo, kalimutan mo muna. Tapos bumalik ka na napakadami mo ng pera at magwaldas ka na kung gusto mo. Correct. Parang ganun. Kasi ang goal natin dito habang bata pa na mabuild yung character. Correct. I guess, so, kaya din siguro yung mga bata na take for granted nila. Siguro yung karamihan ay hindi pa handa dun sa word na sacrifice. Kasi sasakripisyo mo eh, di ba? Yung sabi kahit sa halip natin, na nag-girlfriend ako mag-grind nyo ako. sabi natin 4 years lang yun, pero sa isip-isip nila siguro 4 years din yun eh. Pwede naman ako mag-chill-chill muna ng 4 years after na lang ng 4 years. YOLO kaya dapat. Oo, YOLO eh. Pero di na alam, ganun din naman eh, one way or another. Correct. Darating at darating sa point na magsasakripisyo ka. Yes, totoo. Diba? So, yun nga yung point ni Sob Franklin. Gawin mo na habang bata. May resources ka. Pati huwag ka manliligaw nang wala ka pang pera. Sakay na talaga yung mga iba dyan eh. Hindi yung pasananay mo, no? Pang date mo, hindi mo na sananay timawa mo. Timawa mo siya. Negative timawa yan. Negative yan. So, Sob, eto ngayon. Sisi may mga nakikinig. Kasi narin, sige, yung iba dyan, realize mo nga, no? Tama siya. Siya nga, 23, nagawa niya. Ano nga yung mga tip mo sa kanila? Paano nakikita ng pera? Okay. Maraming mga kabataan ngayon, ayaw nila mag-start because of what? Wala silang pera, wala silang skill at experience. Okay. Diba? Yeah. Tama. Diba? Sabihin natin, nasa bahay ka lang, tambay ka lang, wala kang pera, umasa ka lang sa baon, nag-ML ka lang, at yun na yung life mo. Ano pang pag-asa? Di naman, one click, meron ka ng skill. One click, meron ka ng experience. Correct. Hindi naman to sa dahil ako yung may owner ng isang educational company is po-promote ko na. Pero this is not promotional uses. Like, this is literal. Ang dami ko na kasing bago ko kasi magturo ng after ko magturo ng tao dito, yung 40,000 na naalala nyo na meron nagpaturo ng outsourcing business. Tanay ko naman na magturo ng e-commerce business. Okay. Kasi doon ako mas sulma kaysa sa outsourcing. Yung nagturo ako, tinesting ko. Nagturo ako ng isang bata mag-e-commerce at isang bata mag-outsourcing. Mas mataas yung chance nila sa yung success rate nila sa outsourcing. Kasi wala ka naman skills. Kasi pinapagawa mo sa ibang tao. Outsource mo ka lang eh. Diba? Wala kang experience. Kasi yun nga, yung experience nun yung empleyado mo eh. Diba? Pati kapag maghahanap ka online, nandiyan naman yung YouTube. Diba? Tapos, pangatlo is wala kang kapital. Kasi online lang yan. Kailangan mo lang internet eh. Correct. Meron nga akong estudyante, yung ginawa niya, wala silang internet. Ang galing. Nakakuha siya ng client sa computer shop. Pisonet. Sa Pisonet lang, no? Pisonet. Tapos kumikita na siya ng hindi naman ganong kalakihan. Pero 40,000 pa rin yun. Oo. Correct.
Tapos nakabili na siya ng wifi niya sa bahay. Mm-hmm. Diba? Parang ano lang, diskarte lang. Diskarte lang. Diba? Diskarte lang. So yun, pinakamagandang business talaga para sa akin, kapag mag-start ka, yung outsourcing business or yung MSB business model nga. Yeah. Kasi doon ka na mag-start eh. Pati, and sinasabi ko sa mga estudyante ko, pag nag-MSB ka, kapag nag-outsourcing business ka, okay lang. Mm-hmm. Pero kapag kumita ka na, doon ka na maghanap ng other businesses naman. Mm-hmm. Para kung mawala man lang si client, meron kang second source of income. Correct. Diba? Correct. Yeah. Yun yung magandang business na i-start. Ganda. Ikaw ba ang nagsimula nung diploma o diskarte o ikaw lang nag-popularize? Ako nag-popularize. Okay. Naririnig ko na yun eh. Ha-ha. Kaso, kapag merong ibang, may mga taong sumasagot ng influencer. Mm-hmm. Pero yung mga influencer is walang credibility to say that. Mm-hmm. Kasi walang narating. Yes, yung iba yes. May narating, pero dahil ko naman sabihin na ginajudge ko sila. Mm-hmm. Pero some of the influencers is walang authority and credibility to say that. So ang ginawa ko, yung sa podcast ko, lahat ang mga naging successful, sila ang may authority and credibility to say kung tama. Ano ang tama. Tama. And maraming tao na hindi nagustuhan yung mga sagot. Yung mga ibang sagot. Yeah. Actually, same answer eh. Different delivery lang. Correct. Totoo yan. So, sakto. Itatanong namin yan sa'yo. Mm. Diploma o diskarte? Ay, utang. Yan na. Una sa lahat, opinion to, ha? Huwag nyo ako maanohin. Kayaan nyo diwag. Kayaan nyo diwag. Pero based sa akin, ha? Yung nag-work sa'yo. Oo. Ay, ito na lang. Based na lang sa statistic ng mga estudyante ko. Okay. Statistic ng estudyante ko, ah. I have 20,000 plus students. Mm-hmm. Merong mahihirap, merong mayayaman. Mm-hmm. Merong nanay, merong tatay, merong estudyante, merong nag-aaral, merong empleyado. Merong bata, merong matanda. Mm-hmm. Merong nagtapos at hindi nagtapos. Mm-hmm. So alam ko kung ano yung nangyari sa kanila. At marami na ako naging millionaire sa MSB Academy. Tinignan ko rin yung background nila at kung ano na nangyari sa kanila. So, ito ang sagot ko. Pare-parehos lang sila eh. Iba lang yung delivery. Okay. So, based to sa akin at sa mga estudyante ko. Mm-hmm. Para walang bash na, that's for you. Okay? That's for you. May ma-comment. So, ito na nga. So, diploma, discarte 100%. Okay. Pero, eto na. Kapag ikaw ay isang bata na nag-aaral sa high school, 100% tapusin mo no matter what. Uh-huh. Kahit gusto mo ng discarte, high school, no questions asked yan. Mm-hmm. Hanggang grade 12, tapusin mo. Uh-huh. Walang pakialam sa'yo, tapusin mo yan. Pero pagdating ng college, 50-50 na yan. Okay. Kasi ang goal mo sa education talaga, so totoo lang, ang goal mo talaga sa education is from elementary to high school to senior high school is you need to know the basic. Mm-hmm. Correct. Basic na ano, communication, di ba? Pakisama. Social skills and social, everything. Yeah. Disiplina and everything. Correct. No, kaya nandiyan yung college. Walang college dati. Ah. Noong mga 1900s pa, walang mm-hmm. college dati. Wala. At universities. Hanggang high school lang talaga. Mm-hmm. Kaya nilagay ang college para mahulma yung skill na specialized skills na kailangan. Yes. Like pagiging doctor, lawyer, etc. Mm. Ngayon, if gusto mong maging negosyante, 50-50 kasi college. Mm-hmm. Nasabi ko na to, pero nag-comment, sasagot ko dito. Meron nagsabi, eh bakit may business administration? Ito na, ganyan ko na. Sagutin mo na. Sagutin ko na. Mm. Kaya may business administration para turuan kayo kung ano yung mga skills na kailangan sa loob ng isang business to be your employee. Mm. Ang pagiging negosyante, hindi lang naman yan pag alam mo marketing, negosyante ka na eh. Mm. Pag alam mo accounting, negosyante ka na. Hindi. Mm. Alam mo dapat accounting, sales, marketing, advertising, branding, social media, ang dami. Dami. Correct. Hindi lang dahil sa isang course, yes, negosyante na ako, hindi. Mm-hmm. Magiging empleyado ka pa rin. Pero
let's be real, na ang college nandyan para magkaroon ng mga empleyado. Oo. Kasi pag dumami yung empleyado, lalaki ang mga businesses. Totoo naman. Diba? Kaya maraming mga nagpa-fund na mga private companies na sa mga education. Hmm. Maraming nagbibigay ng mga libreng pag-aral, scholarships, yes, mga public school, etc. Para magkaroon sila ng opportunity to learn a valuable skill that we might need sa companies natin. Yes. Tama? Correct. Diba? So ngayon, kapag gusto mong maging entrepreneur, alam ko lahat ng tao gusto maging entrepreneur. Walang hindi. Mm. Kahit mga piloto gusto maging negosyante. Mm-hmm. Kahit yung mga doktor gusto maging negosyante. Mm-hmm. So ito lang yun. Mag-isip ka kung anong gusto mong professional. Gusto mong maging abogado, ganyan. Pumili ka. Ah. As much as possible, pumili ka. Mm-hmm. Kung wala, business ad. Try mo lang. Mag-business ad ka. Mag-college ka pa rin, pero gawin mo yung negosyo na gusto mo. Uh-huh. Habang nag-negosyo. Kasi, alam mo ba, meron ako mga kaibigan na gusto ko mag-negosyo. Sige, drop ka na. Hindi ka matututo dyan. Nag-drop ka. Kaso hindi naman naging negosyante. Kumbaga, wala siyang guts to be a businessman. Uh-huh. So, there's a lot of people na wanna be businessman. Uh-huh. Tapos magda-drop, tapos wala rin mararating. Uh-huh. Gusto ko, mag-aaral pa rin sila at maging businessman sila at i-prove nila sa sarili nila na negosyante sila. Uh-huh. That's why, ooh, yung nag-college ako, nag-college pa rin ako. Umabot ako hanggang second year college. Kasi I want to prove na sa magulang ko, di ba back to zero ako noon? Uh-huh. Gusto ko i-prove sa kanila na ayaw ko maging lawyer, gusto ko maging negosyante. Uh-huh. Sabi nila, what if hindi ka talaga naging negosyante? Sayang naman yung 2 years. Tapos ka sana nun na pagiging abogado. Sige, sabi ko, sige, mag-aral ako. Mag-aral ako pero magne-negosyo ako. Pero kapag after ng first year college, kapag kumita ako ng kahit 200,000 a month, mag-drop na ako kasi mas malaki pa kinikita ko sa tatay ko. Okay. Kasi gusto maging abogado, edi tataasan ko yung taot ng abogado. Kapag nataasan ko, mag-drop ako. Sabi na mama ko, sige, walang problema. Challenge. So sabi ko, sige. So habang nag-aral ako, pag uwi ko, tanga na, hard talaga, business talaga, blah. Tapos yun, kumita na nga ako ng hindi lang more than 200, more than 1M a month. Okay. Tapos sabi ko, ma, mag-drop na ako. At least, na-prove ko sa sarili ko na negosyante ako. Kasi there's a lot of people gusto kong maging negosyante. Sabi nila, mag-drop ako. Hindi mo pa nga alam kung negosyante ka talaga eh. Alam mo ba, sa sobrang dami ko naturuan, there's a lot of people talaga na di talaga sila risk taker hanggang... ano sila? Security. Security ang gusto nila. Security ang gusto nila. Okay. Ayaw nila ng risk. Well, okay yun. I respect that. Kailangan din naman natin ng mga ganun sa kanila. Yes. Diba? Kasi kung lahat risk taker, wala na tayong empleyado. Gigi na, diba? Gigi na. So, yun na nga. Kaya ang sagot ko doon, kung diploma discarte, mag-aral ka, prove mo sa sarili mo na discarte ang gusto mo, tsaka ka mag-drop kapag nakikita ka na. Oh, ay yung pinaka-safest and realest answers based on data and statistic. Tsaka based on your own experience. Yeah, based on my own experience. Na replicable sa mga nanonood ngayon. Yung iba kasi baka ayaw lang mag-aral, tapos sabihin, dinidiscarte lang pala yung magulang, no? Drop out. Si Mark Zuckerberg, college dropout eh. Harvard yun, tanga. Ay, patim nga pala. Tama na kasabi na. Meron nga mga mga billionaires nag-aaral pa rin eh. Nagtatapos pa rin sila eh. Bumabalik sila. May theory ako doon. Theory lang naman. Okay. Ano yan? You know why bakit ang dami nag-drop? Kasi nilalaman nila mga millionaires and billionaires nag-drop. Eh, lahat ng mga tao gusto maging millionaires at billionaires eh. If nakita nila, parang yun na yung majority ng formula, nagda-drop sila, mag-drop na rin ako. Siyempre, yung mga billionaires at mga millionaires, ay tangin na, kailangan natin mga specialized people. Kaso nagda-drop na sila. Ano nang gagawin natin yan? Oo nga, no? Nag-aaral sila para sabihin ng mga tao na, kita mo? Tinapos si pa rin. Tinapos niya. Kaya tapusin mo din. Hindi purkit bilyonaryo ka na, papabayaan mo na yung pag-aaral mo. Oo naman. Diba? Edi ngayon, yung mga tao, sige, mag-aaral ako. Ganyan-ganyan, kaka-college ako, ganyan-ganyan. Specialized hopefully, yan.
magkaroon sila specialized skills para makuha nila. Oh. Diba? Ay, yung theory ko lang. Conspiracy. Conspiracy na. Conspiracy theory na. Pero diba, ano? Oh, makes sense. Diba? Makes sense naman eh. Makes sense. Diba? Makes sense naman eh. Sila ano dito. Sila... Kasi kapag billionaryo ka, at ang dami mo ng pera, what's the purpose? Wala yung, diba? Yung purpose ng... Bakit pa eh? Bakit pa ka pa mag-aaral? Oo. Oh. Diba? Kasi kumikita ka na, billion na yung kinikita mo eh. Million-millions na eh. Di mo na kailangan yun diba? Eh. Alam mo na mag-read, mag-write, mag-communicate, baka mas marunong ka pa sa mga teachers dun eh. Correct. Bakit ka pa mag-aral? Di ba? Parang nakakabobo. Oh. Parang, anong reason? Pats nag-isip lang ang conspiracy na baka nga. Okay. Yun, correct. Diba? Elon Musk, anong masasabi mo? Comment down below. Kaya ka lang doon nag-aaral. Conspiracy lang yan. Para hindi okay ka mawala na empleyado. Yeah. Yeah, pero make sense. Para make balance sense lang naman. Correct. Balance correct lang sa negosyante. Hindi, tsaka masasabi mo ba, so frankly, na ang pagninegosyo ay hindi naman talaga para sa lahat? Oo. Ang dami. Alam mo ba, sobrang dami kong nakausap na gusto nilang magbago yung buhay nila kaso hindi mabago yung buhay nila dahil gusto parang sanay na talaga sila sa comfort zone. Mm-hmm. Minsan pa meron ako nagsabi ng isang beses eh, bibigyan ka ta ng bagong kotse for free. Okay. Basta in the next 3 months seryosohin mo. Okay. Yung negosyo. Oh. Hindi pa natatapos yung isang buwan, nag-quit na. Isipin mo kahit mapakita mo lang sa akin may kotse ka na. Kumbaga, nagmamakaawa ako ng bago yung buhay niya pero kahit anong ipakita ko talaga ay wala. hindi talaga no? Siya para sa kanyang negosyo. Oo, no? Doon ko na-conclude na ang dami kong beses na ginawa yun. Wala talaga. Hindi pala talaga para sa lahat. Oo. No? Kahit anong pilit mo, meron naman na kahit hindi mo pilitin magiging successful. Mm. Isang beses, sabi ko, meron kumausap sa akin, pangalan niya si Carl, sabi niya, na ano to this year lang, last year, November, sabi niya sa akin, Coach Frank, gusto kong matuto sa'yo. Gagawin ko lahat para maging successful. So, sabi ko, sige, bigyan kita ng access ng MSP, pag-aralan mo, in less than 6 months, kapag hindi ka kumita ng more than 100,000 or 200,000 a month, magpapakalbo ka. Kailan natin mag-podcast para meron tayong proof. Proof. Para kapag hindi mo ginawa, ibabash kita. Ibabash ka ng mga fans ko. Mm-hmm. So, yun na nga. Ginawa na nga namin. Ngayon, nung nag-MSB ball kami, pumunta siya sa stage para kunin yung 1 million plaque niya. Mm. Pero isipin mo yun. Kala ko kalbo na ngayon eh. Pero isipin mo yun, wala lang pilit-pilit. Bigil lang. Bahala na siya, di ba? Wala nang holding hands pa. Kumbaga, solid. Nasa tao pa rin, nasa character yun eh. Correct. Sa hungerness nila yun eh. Correct. Pinakamahirap i-break talaga yung comfort zone. Like ilang beses ko trinay yun sa mga tao. Yan yung trap. Grabe. Correct. Parang yun yung pinakamahirap na sakit na kailangan gamutin. Yeah. Correct. Kaysa sa cancer. Agree. Comfort zone. Anong nakuha mo sa mga pinag-usapan natin, Sob? Hindi, ako para sa akin, number one, walang imposible. Uh-huh. Wala talagang imposible. Kasi sige ito, ng sige. Hindi, bakit ko nasabi walang imposible? Kasi yung unang topic natin dito, brother, is paano ba kumita ng pera ang mga kabataan? Mm-hmm. Napatunayan natin, no, based sa kwento ni Sob Franklin, na mga kabataan kaya nilang kumita ng pera. Oh. Okay? Wala sa edad din, no? Wala. Wala yun na nga, ito pa isa. Nakwento nga ni Sob Franklin na sa kanyang academy ay merong matanda, bata, nanay, tatay, empleyado, mayaman, mahirap, na nagiging successful din. Okay. So, ibig sabihin ito, mga Sob na nanonood sa atin, kung ikaw gusto mong maging successful, it doesn't matter kung ano man yung edad mo ngayon. Doesn't matter kung nasa ang aspeto ka ng buhay mo ngayon or ano yung mga resources na meron ka. Katulad nga nung sinabi ni Sob Franklin kanina, basta ginusto mo at gagawan mo ng paraan. Totoo. Ganyan ang karakter na meron ka. Yeah. Yes. Pucha, kayang-kaya, million-million, kayang-kaya, pare. Correct. Ganda. Yun yung nakukuha ko diyan, Sob. Ako naman ang takeaway ko dito sa mga Sob nating nakikinig, mga timawa, mga kalalakihan.
importante sa atin, diploma at diskarte. But when I say diploma, hindi necessarily na kailangan pumunta ng school or magkaroon ng diploma, gumraduate. Yeah. But you need to educate yourself. Yeah. Kasi kagaya nung sinabi mo, na-inspire ako doon na all of this knowledge that you have, baby skills that you have, nakuha mo lang sa YouTube. Yes. Na libre. Yeah, university ko yan. Oo, di ba? YouTube university. Ilang diploma na kukuha ko. Oo, which is totoo, napakadami talaga na matututunan dyan ng mga values talaga na pwedeng magpayaman sa'yo, magpa-successful sa'yo, eh, di ba? Yeah. Mm. But at the same time, apply mo rin yung knowledge yun. Kailangan mo pa rin yung diskarte kasi nga, yun, hindi lahat negosyante, hindi lahat para sa pagiging businessman, yes, eh, no? Importante, diskarte, and step out of your comfort zone. Mm. No? Kasi yan yung pinakakalaban natin. Normally naman, marami naman dyan may business ideas. Mm. Pero dahil ayaw nilang, gusto takot. Nila yung, takot, kasi gusto nila yung security ng ano, eh, ng 15-30 na sweldo. May pagkakamali din yung mga kabataan din, eh, sa batingin sa diploma, eh. Akala nila, kapag gusto nilang diskarte, is hindi na sila mag-aaral. Oo. Putangin na. Pwede namang pareho, eh. Habang buhay ka mag-aaral. Correct. Habang buhay ang learning. Habang buhay. Correct. Education ever stop, diba? Yeah. If you stop learning, you stop growing. You stop earning. Yeah, yes. Stop earning. Totoo. Grabe, akala nila, ah, sakto. Ano daw, naging milyonaryo pag nag-drop, ayaw ko na talaga mag-aral. Dahil na akala mo, tapos magkatatapos doon, baka hindi ka makatulog na gusto mo matuto ng ibang mga skills at mga strategy. Correct. Diba? Ngayon ang mga billionaire nyo, nag-aaral pa rin ng mga libro, mga podcast or etc. Kaysa, ayaw ko na magsabi. Baka paano naman ako dito. So mga sub, I'm sure marami kayo natututunan. Grabe, napakaraming pinasabog na learning ni Sub Franklin, no? Mm. And syempre, ngayon, dito tayo sa pinakinihintay ng mga sub natin. No, na segment ng podcast na, which is ang ating Tough Talk. Yan. Pero bago 'yan, Tough Talk. Galing. Tough Talk. Oh. Ito kung ikaw may Fast Talk, ito naman Tough Talk. Ang galing, galing no? Na, ang galing. So, na. Tatanungin ka namin mga controversial or mahirap na sagutin ng mga tanong. Pero sige. Bago 'yan, bibitinin muna namin kayo, panoorin niyo muna itong video na to. Kung nag-e-enjoy ka sa mga ganitong klaseng content, like and subscribe in our YouTube channel at Timawa Podcast. At kung sa Spotify ka naman nakikinig, i-rate mo naman ng 5 star ang podcast namin if you find value in what we do. Makikita mo rin kami sa Facebook and Instagram at pwede ka rin mag-join sa community namin sa Facebook called Men's Self-Improvement. Doon makakausap mo kami at ang mga iba pang members ng community natin that is supporting one another to move to their next level. Back to the podcast. Okay, game. Dito na tayo sa Tough Talk. Ilabas na natin ilabas ang na. Ano, mahiwagang... Ay, puta, may bell. Ilabas mo na. Bell. Ilabas so, mo na. So, meron kami 10 tanong sa'yo. Ang galing ka na. Sarap gayahin. Kasi pinauna na. Pwede yan. No? Ang galing. So, ngayon, may tanong kami sa'yo. Nasa sa'yo yan, kung nasagutin mo, hindi. Meron kang tatlong chance na mag-pass. I-ring mo lang tong bell na to. Move forward tayo. No judgments. No questions asked. Next question tayo. Okay? Hanggang tatlong tanong. Sige, sige, sige. Alright. Hanggang tatlong pass pala. Okay? Sige, sige. Okay. So, Franklin, question number one. Ano-ano ang mga nauusong negosyo sa Pilipinas pero wala naman talagang kwenta? Walang kwenta na negosyo. Ano uso kasi dami ngayon eh, di ba? Ay, meron. Okay. Ano yan? Ano yan? Pagkakamali ko rin to dati. Mm-hmm. Yung mga nagpapasikat ng mga multi-business. Okay. Okay, walang kwenta yan. Wala nang kwenta yan, tangina. Bakit? Like sobrang saturated. Pare-parehas lang yung lasa ng mga brand. Palabanan na lang dyan yung branding eh. Kung sino yung endorser eh. Pero literal wala nang kwenta yun. Tapos na yung hype. Tapos na yung hype ah. Dati nga yung sumikat na ano yun? Yung mango. Yung parang mang gray ganun, mango graham. Oh, mango graham na ice cream na nasa cup. 'Di ba? Ang daming kagad branch. Pati mo paunti-unti na nagsasara. Kumbaga yung mga mahirap kasi mag-scale ng businesses nang nagdedepende lang sa trend. Sa hype, no? Sa hype. Kasi hindi siya pang long term. Kaka-ano lang siya, mabilis lang siya na cash.
pero hindi siya pang long term. Pero kung gusto niyo magnegosyo ng milk tea, huwag niyo nang balakin. Mga ganun. Ekis na yan. Ekis na. Luma na yan. Luma na. Mga chicken wings. Wala na rin yan. Okay. Huwag niyo nang balakin. Mga walang kwenta yun. Oo, ano kasi, ano pa ba nung isasarap ng chicken wings mo? Ano pa ba namang isasarap ng milk tea mo? No, na, yung mga yasi kaya nauso yan. Nung nauso, bago, kaya putok na putok yan. No? Mm. Pero tama, ngayon medyo saturated na yun. No? Sige, question number two. Ano-ano ang mga or ano ang isang alam mo na overrated na online course sa Pilipinas? Puta. Since ikaw ay napakalupit ng online course mo. Mahilig kang matanda ng ganyan. Ano na ano ma overrated to ah? Sa Pilipinas. No? Pilipinas. Marami na rin kasi nag-offer dito dyan. Mga online course. Diba? Overrated. Overrated. Oh, tangay na. Pag sa ibang bansa, madali mo lang mahasagot eh. Overrated. Okay, next question. One point. Kaibigan ko kasi. Okay lang, nakaisa. Okay, nakaisa na. Okay, next question tayo. Question number 3. Sino sa mga na-interview mo ang na-disappoint ka dahil magkaiba ang ugali nila sa social media versus nung nasa personal na? Okay. Yan, pwede pa yan. Kaya, laban. Kaya. Para sa akin si Bugoy. Okay. Si Bugoy na Koy-Koy. Okay. Napanood ko yun. Ang ganda ng interview mo sa kanya. Kaya ko siya in-invite kasi ano siya, para siyang tangina, nakakatakot na ewan. Na alam mo na maraming chicks and everything. Mayabang, ganito sa social media, gangsta. Nakakala ko pag punta sa bahay, may dalang baril. Mga ganon. So, in-interview ko siya para makakuha ng mga, you know, mga virality moments na makakakuha. Pero, na-disappoint ako. Dahil? Ang layo niya in person. Ano pala? After ng podcast, grabe. Parang siya, alam mo ba sa lahat ng na-interview ko, siya yung pinaka-humble. Siya yung pinaka-down to earth. Siya yung pinaka, tanga na, pati yung mga kaibigan niya, gagi. Mukha lang mga barakong-barakong. Oo, nung una talaga, yung mga may tattoo sa ulo, siya, putang na, nakakatakot. Baka mamaya, tagayin na yung ulo ko nito. Pero grabe, napakabait. Binigyan ko nga siya ng cigar. Sabi ko, mag-cigar ka dito, walang problema. Nahihiya pa sa bahay. Mga kaibigan niya, na mga gangsa-gangsa din, na kumbaga, alam nila na, kumbaga, meron pa rin silang, you know, hiya. Humble sila at everything. Kumbaga, looks can be deceiving talaga, no? Oo. Grabe. Sobrang layo talaga. Sobrang layo. Grabe. Sarap kaibigan niya mga ganun. Oo, sobra. Pero ko, I have the, nasisense ko siya na meron siyang ganun eh. Parang may feeling ko, may parang branding lang siguro or baka hindi niya sinasadyang maging branding ngayon eh. Baka tayo lang, how we perceive. Yes. Kasi, ko ba naman, kalbo, may tattoo sa ulo, tatlo asawa. yung tingin mo pa lang eh, no? Yung creation mo pa lang eh. May judge mo na. Mga Pinoy pa naman, judger, no? Tapos yung damitan pa, di ba? Gets. Shout out sa iyo. Bugoy na Koy-Koy. Sana. Pwede siya dito. Invite natin. Yeah. Sige, invite natin. Matagal na namin yan, pati si Frank Mendoza, mga gusto naming maano. Ayun, madali na yan. Sige. Kasi sa mga podcast na nakikita ko sila kay Dog Brock sa iyo, may laman talaga sila eh. Matalino talaga. Tapos ang galing lang nilang magsalita na bagay sa streets. Si Frank, siya yung pinaka business minded talaga na tao sa nakilala ko. Correct. Grabe nung, di ba, meron akong ano, ay di mo alam naabutan yun eh. Pero yung kay Coach Russ, di ba, meron kaming test footage na interviewin ako. Grabe yung kay Frank, talagang breakdown niya yung buong sales ko. Ilang conversion rate, ilang website visitors, anong gamit mong retargeting system. Lahat po, tangina, like alam niya talaga, he knows the numbers. Pagdating sa numbers, hindi tumitigil yung bibig nun. Grabe. Talagang entrepreneurship talaga yung utak nun. Oo, galing nun. Analyst yun, si Frank, sobrang lupit. Shout out sa inyong dalawa, someday. Basta mga Frank, malulupit yan. Mga Frank. Diba? Sige, in relation to that, next question. Ano? Gusto mo lang bang mapahamak yung mga gine-guess mo kaya mo sila tinatanong kung magkano income nila? Kasi si Rosmar mapahamak. Lumahamak na eh. Ikaw ba?
Yes, joke lang. Hindi, ayaw kasi na mapahamak. Pero syempre, sa pagiging content creator, na sobrang tagal ko na nagko-content, na naghanap ako na, nag-aaral ako kung paano ba, you know, maano. Yeah. Kasi the most engaging way and the best way to watch the views is... Kitaan. Ano yung sensitive topic na ayaw sabihin ng mga Pilipino? Oh, no. Correct. Diba? Magkano kinikita mo? Bawal. Sensitive. Sensitive. Magkano kinikita ni tatay? Basta bawal. Diba? Pagdating sa income, kumbaga, hindi siya norm. Hindi siya norm. Kaya kapag tinanong ko yun at nilagay ko sa hook ko, basta cliffhanger ko. Panoorin yung buo na. Kasi first time na nila marinig, huwag ka na ba kinikita na ito? Kasi most likely mga Pilipino, ginajudge yung mga tao kung magkano yung kinikita. Basta kinikita yun. Tama. Dati ganyan, bro. Kaya natatakot ang mga tao na sumagot. Kaya ayaw ng mga taong sumagot kung magkano income nila kasi natatakot sila na i-judge mo ko kung paano, kung based sa kinikita ko. Pero ngayon, hindi na ganyan eh. Natatakot na silang sabihin kasi baka habulin sila ng BIR. Totoo. Si Rosmar daw, ang balita ko ay hinahabol ng BIR ngayon. Na? So, hindi niya ginamit ang mga magic words eh. Okay, so, klaro naman sa'yo, as a content creator, parang kailangan catchy, hook, no? Kahit pa paano. At the same time, nakaka-curious din kasi, no? Siyempre, dami nilang tinuturong principles, experiences. Magkano ba kinikita nito? Pa-inspire mo naman kami. Magkano ba kinikita ng isang kagayo mo, di ba? Yeah. magic words talaga, ano? Dapat. Pag nakikinig yung BIR, tapos sinabi, around shit, takin na, sinabi around. Around dyan. Ay shit, sinabi revenue. Uling ko sana eh. Wala na. Yun lang, wala na kay Hamel. Wala na. Next question. Sino sa mga content creator na nagbebenta ng mga online course? Ang puro hype lang naman. Ito. Kilala ko to. Okay. Ito yung content creator na to, tangina na to eh. Ang mahal-mahal ng course niya. Tapos ang dami nagbabalita sa akin na napakawalang kwenta. Okay. Nag-invest daw sila ng napakadaming pera. Tapos ina-upsell pa ng napakadaming pera. Pero lahat generic. Mostly pa nga, mga parang freebies ko nga lang yun sa loob ng community ito ko eh. Okay. Tapos yung content creator na yun, ang pangalan niya ay... Hoy, nakadalawa ka na. Okay. Pero meron na kayong idea. Ayaw ko na sabihin. Okay. Malakas na siya. Oh, malakas din, ha? Ay, nako. Ayoko. Nabalita ako lang. Hindi ako yun, ha? Binalita lang. Okay, ito. Ang hirap naman. Ang tough talaga. Tough to. Ito. Nang loko or nang scam ka na ba ng kaibigan or business partners mo para sa pera? Siguro dumating tayo sa point na gano'n. Talaga? Real talk yan? Real talk. Okay. Sige, kwento mo nga yan. Thank you muna for being honest. Sige, G. Nung nasa e-commerce stage pa ako nun, 16 nata ako nun, 17. Tawag dito. Yung supplier ko is wala kasi akong puhunan. So nakipag-collab ako sa kanya. Okay. Na lahat ng tawag dito. Lahat ng mga products ipadala mo muna tapos saka kami magbabayad. Gets mo? So nagpapadala nga tapos nag-RTS. Siyempre, labas pa rin ako ng pera nun. Okay lang. Business pa rin yun eh. Tapos, dumating sa point na dumama yung order ng 12-12 ba yun eh? 12-12 sale eh. 12-12 sale. Marami yung nag-order na nag-RTS. Pero pagbalik ng mga gamit, yung mga box ng sapatos, ang laman, mga bato, et cetera. Problema nga yan. Tapos, ang pagkakamali ko dati, tinago ko. Doon sa partner mo, business partner mo. Doon sa supplier ko. Supplier. Tinago ko siya kasi
bata pa lang ako noon, eh. may pera, gusto ko sana ibigay dahil sa pagkakamali ng customer. Kaso lumaki ulo ko, baka magawan ko ng paraan sa mga customer. Usapin ko, takutin ko ng demanda, ibalik nila, etc. Dami noon worth worth 1 million din. Laki. Yung mga bumalik sa akin na wala lang. Meron pa nagpadala sa akin box, tapos ang loob is Titan Gel eh. Dito tangin ang yan. Grabe naman talaga, yan. No? Grabe naman yung mga ganun pala. Gumagaw, shoutout sa inyo. Sana magbago na kayo. So yun na nga, umabot ng parang 1 year na puro ako promissory note sa kanya. Sinasabi ko na nagkamali lang sa accounting, ganyan-ganyan, etc. Pero may pera na ako nun. Kaso laki pa rin na 1 million yun eh. So baka magawa ko ng paraan. So ilang beses ako nagsinungaling dun sa supplier ko. Okay. Na may nangyari, ganyan-ganyan. Minsan sinasabi ko may emergency, ganyan-ganyan. Minsan di ko na nare-replyan. Pero dumating sa point na ayoko na. Like, wala nang paraan talaga. Di na nagre-reply and everything. Kinausap ko yung JNT. Tinry ko nga na magbayad yung JNT. Tinry ko silang takutin sa kaso, ganyan-ganyan. Pero wala pa rin talaga. So, umabot ng 1 year yun. Tapos, ayun. Pinutol-putol ko na lang yung payment sa kanya hanggang nabuo ko. Pero yun lang yung only na pagsisinungaling na ginawa ko. Pero binayaran mo naman, which is yun yung importante doon. Yeah, and we all make mistakes, no? We all make mistakes. Correct. Importante na solution na naman. Yeah. Wala pa akong values noon eh. Sa 16 pa lang, 17 pa ako. Bata pa naman noon. Binubuo pa lang eh. No? Yeah. Binubuo pa lang yung karakter. Shoutout sa'yo, shoutout mo. Supplier. Shoutout kay supplier. Shoutout sa'yo, supplier. Papanood mo to, pasinsya. Sorry. Pasinsya talaga. Isa na lang kasi yung bill ko eh. Wala akong magawa eh. Next question. Meron ka na bang mga kamag-anak, kaibigan, na naging kaaway mo dahil sa negosyo? Gusto kong gamitin yung bill. Kaso baka mas mahirap yung next. May tatlo ka pa. Siguro yung ano, yung yung Papaisip. Yung kapatid ko na lang. Okay. Pwede ko lang sasabihin kung sino sa kanila. Marami naman. Marami naman eh. So, meron ako isa sa kapatid ko na na-mishandle niya yung pera. Okay. Yun yung kunakwento ko kanina. Yung sa accounting. Ah, okay. Na akala niya maganda yung cash flow. Kaya siguro kumukuha siya para kumbaga cash advance doon sa cut niya. Gets. Sa presyento niya. Kasi alam niya mayroon pang next month na mas malaki. Dumating sa point na akala namin yung bare months mas malakas. Kaso hindi. Kaya nangyari naging negative siya. Yung naging negative siya, ang laki na negative ng sa business namin na try niya namin bumawi next month. Pero hindi niya pa alam. Kaya parang almost 1 year na delay yung tracker ng accounting. Tapos minsan nahuhuli namin sa accounting na siguro desperate move na lang na dinadagdagan yung expenses para magbalance yung net income. Para mawala yung mga ano paunti-unti. Pero pag binabalance namin doon sa mga resibo, Hindi nagmamatch. Oo, wala talaga. So, nagkaroon kami ng sama ng loob sa kanya. Tapos, dun namin tinapos yung e-commerce. Dahil sa ganun, parang nadamay pa yung magulang namin na kakapalig kayo. Kaganyan-ganyan pa kayo. Correct. So, dumating sa point na okay na. Pero ngayon, goods kami. Kasi siyempre, business lesson lang naman yun. Walang personalan eh. Magkakadugo pa rin tayo eh. Kaya sabi ko sa kanila na kanya-kanya na lang tayo. At maganda. Magandang kinalabasan ng kanya-kanya. Siyempre, naniniwala din ako ng everything happens for a reason. Correct. Ewan ko nga, mas lalo nagpatibay eh. Ng relationship niya. Oo. Kaysa maputol, lalo pang tumibay.
Pati malaki na rin yung kinikita niya ngayon. Pati yung mga kapatid kong iba nagkanya-kanya na din. Nice. Lupit mo ha, thank you ha, for being honest ha. Matutusin, pwede naman mag-invento lang or mag-bell, pero naramdam ko yung rin. Yung ano mo rito, ako yung authenticity mo rito. Yeah. Na, hirap mo sabihin ba? Tangina, binuking mo ako sa podcast. Yeah, pero at least, I'm sure marami na natutunan dito yung mga listeners natin. Oh, no, na ganun talaga sa pagninegosyo. No? Actually, kasama yan. Ako nga, mga advice sa akin, wag ka makipagnegosyo sa kaibigan mo or kamag-anak mo. Totoo. Kasi away lang mangyayari. Yes, yes. Diba? Mas okay pa yung ibang tao at least. Yun din natutunan ko. Diba? Ang hirap sa mga kamag-anak ko, mga kapatid. Kasi, pag ikaw yung CEO, bata, pangalawa sa bunso, ang hirap manduhan ng mga panganay, etc. Ang hirap. Nahihiya kay. Oo. Yeah. Like, hindi to sa blood, man. Parang ganon. May ilang factor. At least kung hindi mo yan kakilala, di fire mo, diba? Tama. Ang hirap i-fire na ganon, may sama ng loob. Ito naman, next question. Ready ka na? Meron ka na bang illegal na naging negosyo? Butang inang yan, gabi naman yan. May bell pa, kaso meron. Dalawa na lang, no? Dalawa pa. Butang yan. Sige. Meron akong illegal na ginawa. Okay. Itong illegal na ginawa ko is nagbenta ako ng cosmetic line na walang FDA approved. Oh. For a few years din. Okay. A few years din siya. Pero di ko naman sinasabing illegal tapos maraming na disgrasya. Illegal din, na illegal siya kasi cosmetic line eh. Bawal dapat yun. Bawal talaga siya kung wala siyang FDA. Correct. Kaya nangyari nun is na cease and desist kami nun. Pero nag-apply pa rin kami ng FDA. Kaso ang nangyari is ang tawag dito, nag-order kami ng stocks worth 5 million, 3 to 5 million. Mm-hmm. Eh, alam ko 7 million yun eh. Pero worth of stocks ng cosmetic, tapos na-hold sa, tawag dito, sa custom. Nung na-hold sa custom, doon na kami nag-apply ng FDA. Okay. Kasi parang nakakalusot naman kami, like mga 100 pieces, 200 pieces. Kaso in-order ko nung 2,000 pieces eh, na cosmetic eh. Dami. Na tit-whitening kit yun. So, nangyari is na-hold kami doon, kailangan namin ng FDA dahil sa sobrang daming order. Tapos, nag-apply kami, pas it will take 4 to 6 months pa. Tapos, yung storage fee, napakamahal. Penalty, napakamahal. Parang bumili ka na rin ng bagong stocks na naman. Doon na nag-stop yung Vivid Smile. Doon naman. Kasi illegal Eagles siya. Eagles na eh, no? Illegal siya. Okay. Alright. Pero walang napano ha. Baka mayroong ano dyan. Maraming pumunti ang ngipin. Yeah. Isa na rin ako doon. Okay. Wala namang napahamak. Wala namang napahamak. Na-late lang yung approval. Legalities lang. Correct. Legalities. Correct. Illegal. Alright. Last second to the last two. Okay, next question. Worst advice na narinig mo sa social media at kanino nang galing? Worst advice. Siguro kay Natatawa na. Siguro ang worst advice na narinig ko ang kaibigan ko din kasi. Connection ko din yun. Sayang. May isa ka pang bell. Oo nga eh. Okay. Pero last two questions. Tough talk yan. Siguro yung... Ayun. May naisip na ako. Okay. Yung ito... Ginamit ang tatlo. Ikaw ang first guest namin. Ginamit ang tatlong lifeline. Sinulit ang bell. Okay, next question. Last question. Paano ba yan? Klaruhin lang natin, mga sob. Okay. Last question ng Tough Talk, pero wala na siyang bell. Wala na siyang bell. Siyempre, huli to. Wala siyang choice kung hindi sumagot, mga sob. Sumagot. Okay. Last question. Mm. Ang problema yung last question natin, boss, pangit.
Ba't ba naman ni-reveal? Parang nasagot niya na kanina. Bakit ba naman ni-reveal? Sayang. Nasagot mo na kasi kanina. Sayang, ni-reveal mo. Dal-dal mo kasi. Nasagot mo na tuloy kanina. Di bale. Oo lang yan. Hindi namin ito. Akala namin ito yung controversial eh. Kaso, very open ka naman pala. Last question. Totoo bang scam lang ang MSB Academy? Ay, kasi nakita namin maraming nagbabash, nag-hate. Oh. Na scam lang daw ang MSB Academy. Anong take mo diyan? Ang take ko, hindi talaga siya scam. Ang scam if you buy something you didn't receive anything. Correct, 'di ba? Tama. Siguro nasasabi nila ng scam dahil wala silang narating sa buhay. Gets mo? Yeah. Kaya nga mayroon tayong pinag-usapan kanina na there's people na for business and there's people na hindi risk taker. Yes. Mo? Siguro hindi ko rin magets eh. Yung mga nagrereklamo ng ganun, out of 20,000 plus students, meron lang mga siguro 3-5 na nag-iingay. Gets mo? Na mas maingay pa sila sa mga earner. Correct. So, anong nangyayari nun is, di ko rin mag-gets eh kung bakit eh. Kasi, kompleto naman lahat. Isipin mo yung binigay ko na MSP course sa isang taong binenta ang kambing niya at nakatira siya sa bundok para na makapag-enroll. Binigyan ko ng enrollment dahil binenta nga niya ngayong ano niya. Halos lahat. Sinugalan talaga. Sinugalan niya. Kumita. Kumita siya. Bumalik yung may ROI na siya. Kala bumalik yung kambing eh. Tapos yung nag-computer shop, kumita din. Tapos, yung magpapakalbo, kumita din. Kumbaga, kahit ano yung pinaka-lowest point, basta gawin mo tong sinabi ko, kikita. Magkikiyari talaga. At nag-offer din ako ng money back guarantee. Siguro yung ibang tinutulak-tulak nila is, wala naman daw money back guarantee, ganyan-ganyan. Kasi ang money back guarantee kami policy, gawin mo yung tinuro ko. Mag-apply ka sa mga clients, pakita mo sa akin na nag-apply ka. Yung iba doon, wala naman account sa mga job site. Yung iba doon, wala naman portfolio. Kumbaga, hindi man lang sila nag-take ng action to do the business. At isisisi nila, yung business hindi gumagana. Guess mo? So, what's the point of, para kang ganito eh. Hate na hate mo ang isang academy na may money back guarantee at kumikita ng pera, almost all of them. Pero doon sa pinag-aralan mong college na mahal yung tuition pero wala kang trabaho ngayon, wala kang sinasabi sa kanila. Di ba? Hindi sila galit na galit. Correct. Gets mo? Kaya ang iniisip ko tuloy na sa kanila siguro is gumagawa sila ng paraan para makapag-refund, siguro, etc. Meron din cases na ganito na nangyayari na sinisiraan nila kasi meron din silang binibenta ng sakala. Nagtago ng sarili. Meron ako nakilalang ganun. Pinost ko siya sa groups ko. Dirty moves, ha? Noong una, akala ko baka hate lang talaga ako. Pero ang dami nagsusumbong sa akin. Simula nung pinost ko yun, ang dami nagsumbong sa akin. Lahat ng screenshot. Pangat ng MSB bro, huwag ka sumali dyan. Dito ko lang sa amin. Competitor pala. Wow. Dito, okay, nice galing moves yun. Ha, dirty ha. Malupit pa nun, dati ko pang estudyante. Grabe. So, baka ibang module, kinuha lang sa'yo, no? Ay, ang malupit nun, meron pang logo ng MSB. Di mo lang in-edit ha. Shout out sa'yo ha. Okay. Sabi ko, okay. Kakalabanin mo na nga lang ako. Kopya ka pa. Hindi pa malinis trabaho mo. Hindi pa malinis. I-edit mo na lang eh. Oo. Pero to cut a long story short, yung MSB hindi scam kasi meron siya money back guarantee. Yeah. Meron na akong mga na body back pero unti lang sila na ginawa talaga nilang lahat pero hindi sila kumita. Wala nang pakialam kung anong reason nila eh. Kung meron silang pinagdadaanan or what. Basta yung hinihingi ko lang naman na requirements na ginawa mo yung work. Correct. Re-refund ko. May siguro ang rason kaya hindi sila nag-ano dahil they do the repetitive wrongdoings na expecting a different result. That's insanity. That's insanity shit. Yeah. Kaya siguro yun na lang ang nangyari. Di sila, kasi mga negosyante, if there's something wrong,
wala na, recalibrate ka na niyan. Oo, correct. Okay. Ibang method ang gagawin mo, 'di ba? Eh, siguro sa kanila, inulit-ulit pa din. Inulit-ulit, expecting different result, wala na. Correct. Siguro ganoon na lang. Pero thankful ako. Expected ko nga nung nilabas ko yung money back guarantee. Akala ko kalahati doon magma-money back. Pero less than 1% lang yung mga nagma-money back sa akin. Sabihin, sobrang valuable talaga. Ibig sabihin nun, parang 99% yung success rate. Yung 1%, mga ano lang talaga. Wala na yan. Kamote. Sila yung sinasabi nga natin kanina na baka hindi talaga para sa pag-negosyo. Yes, totoo. Aral ka ulit. No? Isa pang diploma. Baka isang diploma pa kailangan. Okay. Maraming salamat sa pagsagot sa lahat ng mga tanong. Thank you very much. For answering tough talk. Pero naman, last na. Meron naman kami ditong chain of question, no? So, may iniwan sa iyo na tanong yung last previous guest namin, which is si Don Soriano, shout out. PBC. Ang pambansang wealth coach, no? Business, so, iba yan. Next episode pa yan. Next episode pa yan si pambansang wealth coach. Ito si pambansang business coach. Okay? So, ang tanong ni pambansang business coach, if nothing was impossible, anong klaseng negosyo ang sisimulan mo at bakit? Okay, if nothing is impossible, ah. Okay. Siguro yung negosyong itatayo ko is, ano, is, tawag dito, restaurant talaga. Restaurant. Gusto ko siya, dahil ang dami kong idea sa tuwing gawin, kaso sobrang pangit ng income. Kumbaga, pag binag-balance mo yung work, yung effort at yung income, ano siya, hindi siya tugma para sa akin. Parang sayang lang. There's so many businesses out there na less effort pero more income kasi sa restaurant. Nagtayo ako ng restaurant eh. Kaso nag-close lang dahil napakahirap nga talaga. Pero kapag ibabalik ko, passion ko talaga yun. Yung passion ano, mo siya. Parang passion project na lang. Oo, passion project ko na lang siya na mag-build ako ng restaurant. Mas iba't ibang restaurant eh. Gusto ko ng fine dining, mga ganun. Nagluluto ka ba? Nagluto. Pero di ko, ewan ko lang ah, siguro sa kayabangan. Uy, may restaurant si Frank. Puna tayo doon. It's a business na nice to have. It's nice to have. Ganda yun. Diba? Puna tayo, kain tayo kay Kila Frank. Tama. Sa restaurant niya, wow, successful. Pero di nila alam. Pero in reality, Unti lang ng income niya eh. Misa, lugi pa. correct. Siguro ganoon na lang. Restaurant. Okay. Ikaw naman, ano naman, Sob Frank, ang gusto mong iwang question sa next guest natin? Sino yung pinaka-ayaw niyang influencer? Sino? In-extend ang tapok. In-extend ang tapok. Walang billion, ha? Walang billion. Good luck. Good luck. Hindi pwede ang sagot, wala. Kailangan meron at least isa. Sino yung pinaka-ayaw niyang influencer? So, mga Sob, I'm sure marami ka natutunan kung umabot ka sa part na to at gusto mong manalo ng aming, of course, Timawa podcast sticker. Yan. I-comment mo ang word na kabataan. No? Kung gusto mo manalo ng aming Timawa podcast sticker. And so Franklin, sa mga hindi nakakayala sa'yo, saka ba nila makikita? Makita nyo ako sa likod ng Gili. siguro, panoorin nyo na yung YouTube channel ko na Franklin Miano. At marami kayong matutunan doon kung paano maging successful in a very young age. Lahat ng businesses ko, doon ko kwento ko paano ko in-start. At meron ako nung one art tutorial na kung saan kayong matututo kung paano mag-outsourcing business na hindi nyo na kailangan mag-enroll. Kasi libre. Libre lang siya. Pinost ko lang doon. Dapat nga may bayad eh. Pero ang daming tao na chichot sa akin na dahil sa akin na kumikita na daw sila doon sa free tutorial ko. Kasi ang goal ko, kayo ko pinost yun para makatulong. Pero hindi ko expected. Pinost ko yun para kumita yung iba na parang may pang-enroll na. Gets mo? So, para mas maintindihan pa nila. Para mas maintindihan pa nila. Para kung gusto nila ng in-depth pa na about dun sa outsourcing business is mag-enroll sila. Pero yun lang, lahat ng kinikita ko sa social media is nilalagay ko sila sa charitable cause. So, nice. And if gusto nyo akong i-invite sa mga podcasts and everything,
goods lang sa akin, wala naman akong pinapabayad unlike dun sa ibang influencers na akala sino, mo napakasikat na. Sino? 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 Yung ano, mas lalo si ano. Lagwil. Pero yun guys, subscribe lang kayo sa Franklin Miano at sa Team Tumawa Podcast. Mm-hmm. This is the best podcast na napuntahan ko ngayon. Thank dahil so, puta ng top talk yan. Wala lang. First time ko lang yung nakara dito. Pero maraming salamat sa inyo at sa mga nanonood ngayon at sabay-sabay tayo maging successful at love you. Yeah. Tsaka sa mga ano, gusto sa MMSB Academy, gusto comment matuto lang kayo, no? Comment kayo ng word na MSB. MSB kung gusto Academy mong matuto nung tinuturo ni Sob Franklin. Yes. Na connect, MSB. Connect namin kayo kay Sob Franklin. Yes. Anong average views ng YouTube nyo? Ano ba? Iba-iba kasi. Average siguro 10 to 15K, ganyan. Okay. Pag umabot na ng 20,000 views, mamimili ako sa isang mga magko-comment ng 5,000 pesos, bibigyan natin yan. Yoy! Gagawin natin yan. Okay. Ulitin mo. Pag umabot ng 20K views, itong podcast episode na to, mamimigay daw ng libreng 5,000 si Sob Franklin. Sa mga yes. Paano natin, sino yung pipiliin natin? Yung magko-comment ng mamimili na tayo doon. Mm-hmm. Doon tayo mamimili. Okay. Yes, yes. Kayo mamimili. Ako na bahala doon. So, yeah. Kung sino ngang, kung gusto nyo yan, mga sob, i-share nyo na to, i-like nyo, i-share nyo. Ay, hindi lang 5,000, may libreng enrollment pa. May libreng enrollment. 5,000 plus scholar ng MSB Academy. Ayun. Grabe naman yan. Sobrang pabigay. Maraming salamat sa'yo. Oo naman. Sob Franklin, napakalupit mo. Solid. Thank you. Maraming salamat para sa iyo to. Ang aming Timawa. Sana official ta Timawa. May isa kang certified Timawa. Yan. Mahilig ka bang mag-coffee in the morning? Ayun. Yan. Solid. May paregalo pala sila. Yeah. So, guys, napakarami natin natutunan kay Sob Franklin about business, about being an entrepreneur. Meron din kaming episode, yung previous episode namin from pambansang business coach kay Don Soriano. Ito yung link dyan. Panoorin nyo rin yan. Napakasaya yan. So, again, thank you very much mga sob. See you again in the next episodes of Timawa Podcast.